Aha, sabi ng aking ano, sir. Welcome po ulit sa ating Tonight Chikahan with your coach, Johnson Chua. Yeah, so, ito na naman po tayo. Isang Friday night na naman, no? Meron na naman tayong mga interesting topic na pwede pag-uusapan. And partly as a request, no, sa previous na FB Live po natin, pag-uusapan nga po natin yung some of the, ano, no, yung mga questions about the piyaw. I think lahat naman po kayo medyo familiar sa piyaw, no? I want to take this chance kasi na para mas more ma-explain din natin kung ano ba yung piyaw bracelet, para saan ba siya, ano ba yung use niya. So, sa mga sa inyo po na hindi po kabisado kung ano po yung piyaw, yun po yung mga nakikita po natin yung ganitong klase, no? Yan, so like this, no? Yan. At least para may idea po muna tayo, ito yung pag-uusapan po natin for tonight. Okay? Kaya kung meron kayong mga questions about piyaw, okay, think about it na gamitin nyo po itong platform na to, i-post nyo po lahat dito yung mga questions nyo po. Kasi possible po, baka either ito yung mismong gagamitin din natin, nalagyan natin sa YouTube, or baka gagawa ko na much more, ano natin, at dito mas more nakakat and maayos para sa whole explanation about what piyaw and how piyaw works. Okay? Yan. Pero bago ang lahat, syempre gusto ko po nang batiin muna ang lahat, no? Yan. So, welcome ulit. Ito sa ating FB Live session. Okay? This is your coach, Johnson Chua. Yeah. So, wala po tayo last week, no? Medyo matagal po kami natapos ng isang appointment ko. Umabot na kami ng almost 9:50. Almost 10 o'clock na po. Kaya sabi ko, mukhang mahirapan yata ako humabol. Although, yung ngayon po, medyo mabilis po kami natapos ng isang appointment ko. Natapos kami kagad na before the 9 o'clock natapos na kami, so kaya meron tayong konting time magpahinga at yun, makapag-start ng ating session around 9:30. Okay, yan, si, ano po yan, thank you Kat, I think baka nanonood po ngayon si Catherine Rosario, yan. thank you kasi ginagabayan ko po siya sa pag-ayos ng kanyang bahay, okay, from scratch to finish, at least medyo excited na nga rin po ako na makita yung finished product ng bahay, no? So yun ang maganda lang po, yun ang isa sa paborito kong trabaho, eh. Yung alam mo yung parang dinedesign natin yung bahay from scratch, paano yung positioning ng mga door, ng main door, ng bedrooms, okay, tapos talagang based on din sa inner chart, no, ng mismong lote. Ganun po siya, no? So, yun ang isa sa paborito kong feng shui service, kung tutuusin, no? Although, yes, I also offer naman yung mga different kinds of feng shui services tulad ng mga assessment or basic feng shui, mas lalo na kung gawa na po yung bahay. Pero, iba pa rin po talaga pag tayo yung from scratch kasi talagang kaya natin i-position lahat, no? Kaya natin kung saan natin gusto, pwede natin i-position, pwede pa natin galawin pati yung mga poste. Right? Okay, so before we start, no, I would like to greet everyone first. Sandra C, hello, good evening. Isa Velasco, hello po, good evening. Delmadel, hello po, good evening din po. Criselda Perio, hello, kumusta po, good evening. Hello, Jean Ureta, hello po, good evening din po. Yeah, thank you sa inyong laging pagsusubaybay po sa atin. Isa Velasco, yes, Friday chikahan na ulit tayo. At saka, I hope this Friday night marami na naman tayong mga bagong pwedeng matutunan. Alam ko, marami naman po sa inyo may knowledge na about how PO works, ano ba ang piyaw, pero yung nga lang, for me, I want to take this chance na mas more ma-explain natin lahat ng katanungan sa meron sa isip natin. Okay? So, yun po. Kukwento po natin yan, no? Simonet Simbulan, hello, good evening. Yeah, para saan daw po ba ang Jade Piyaw? Yan, isa na sa question yan, ha? Sasagutin din po natin yan, no? Ikukwento din po natin yung different purpose ng mga piyaw. Okay? Desiree Stafford, hi, hello po, thank you for the 50 stars and thank you. Yan, Narisa Igrashi, hello, good evening. Jeng Tumulak, hello po, good evening. Coach, hindi raw pwede magsuot ng piyaw ang mga Year of the Ox. To question ni Ara Agnir. Yan, so magandang question po yan, ha. At taga lang, ha, dapat sulat ko pala yan para mamaya i-explain natin. Okay? Para mamaya tuloy-tuloy po tayo sa pagkukwento tungkol sa piyaw. Okay, so kaninang question is, para saan daw yung Jade Piyaw? And then yung another question is, hindi raw pwede magsuot ang mga Year of the Ox ng piyaw. Okay? Yan. Sige po. Alam ko hindi nga lang ox eh. Marami yata mga binanggit na iba-ibang sign. No? Pero kukwento rin po natin yan on this platform. Okay? Okay lang daw po ba magsuot ng piyaw para sa rat? Pero mga kasama ko eh, ox and tiger. Kasi sinabi nga na ox and tiger, hindi raw pwede magsuot. No? Yan. So sige po. Kukwento rin po natin yan. Magandang question yan. More question the better, ha? Kung may mga questions po kayo, please, lagay nyo po yung mga questions siya rito para mas more pwede po natin makwento lahat, no? Yan, kwento naman, ang tanong naman Nina Tan SP is, kailangan daw po ba nasa left or nasa right ang piyaw? Okay.
Yan, magandang question din po yan. Okay, then, ito, Mira Elsera, hello, good evening. Presi Pascual, hello, good evening. Al James, okay. Yung nga nagtanong ha, wait lang kayo ha, i-answer po natin mamaya. Kasi ang gagawin po natin is, ikukwento ko siya lahat tuloy-tuloy, sunod-sunod po tayo. Then after that, tsaka tayo babalik sa Q&A rin po, if ever, no? M. Velado, hi coach, lahat ba pwede magsuot ng piyaw? Yan. So yun pa rin yung question ng kung sino ba mga pwede magsuot. Okay, then God bless, one more power, Sir Jun. Hey, hello, Alma, thank you, yan. Good evening, coach, and watching from Belgium, Elle Bana, hello, good evening. Rizel Brazil, good evening din po, watching from Pasig, hello, good evening. Michelle Valentin, sana meron na rin po kayo sa YouTube channel. Meron po akong YouTube channel originally, pero the problem po, hindi lang po ako sobrang active. Kasi sa ngayon po talaga, medyo busy po talaga sa mga projects. And yun, kaliwat kanan po kasi mga inaayos po natin. Especially last Wednesday po, I have done my groundbreaking ritual with one of my client. Yun, so inaayos ko po yung sa groundbreaking nila para sa kanilang bahay. Okay, so building, no, tatayuin po, no. So kaya medyo naging busy lang po talaga lately. And then ang problem kasi, syempre alam niyo naman po pag YouTube channel kailangan medyo may i-edit and something. Yun, kaya yun po, naghahanap po tayo ng mga iba-ibang topic na pwede po i-post sa ating YouTube if ever. Okay, pero yes, meron po. For those of you who want to follow me in my YouTube channel, Coach Johnson Chua. Hanapin niyo lang po yung Coach Johnson Chua sa YouTube, okay? Ito po, after ng session na to, ito po ilalagay rin po natin sa YouTube. Okay? Ella Seria Solayaw. Hello po, good evening. Norma Feliciano, hello po, good evening. And thank you, ha. Thank you sa mga plaques. Yan, Joe Penetrante. Hello po, good evening. Bitoy De Los Santos, good evening din po. Mayer Peralta, good evening. Okay, Neil Joshua, hello, good evening. Paolo Rea, yan, good evening din po. Marisa Manokan, Michelle Diana Manrique, hello, good evening. Ayan, ito rin ang question ni Jean Oreta, is sa left daw pa o sa right ang pagsusuot ng piyaw? Ayan, so meron po yan, sinulat ko na rin po yan, no? Oo, para masasagot natin. And then M. Velado, ang year of the rabbit, pwede ba magsuot ng piyaw? Ayan, so tungkol sa mga sino-sino ba ang pwede magsuot? Ayan. So that will be our questions, okay? Then Christian Dolosa, hello, good evening. Ara Agmir, hello po, thank you rin po sa 50 stars and thank you. Mati Batan, hello, good evening. Marcus Mateus, hello po, piyaw for snake, okay. Yan, kung pwede na ba magsuot, no? Marcus Mateus, yes, sige po, sasagutin natin yan. Sheila Cabanag, hello, good evening. Tanong ko lang po sa piyaw for energy or sa good luck meaning. Yan, so ano ba ang piyaw? Yan, kukwento rin po natin yan. Yan, alright. Rosana Ravancho, hello, good evening. Michael Montes, hello, good evening. Ayan, DHV all the way para sa akin lahat ng GYF member. Good evening, everyone. Yan, oo, naku, malapit na po ulit ang ating ano, ha, session. Baka sa, titingnan po natin, baka sa first week of April, if ever, no? Tatry po natin check yung Sunday of that time. Yan, so sa first week po ng April, bago magbahal na araw, para makapag-session po ulit tayo sa mga aking mga GYF member, okay? Although, I need to double-check lang if about Sunday. Yeah, I think Sunday pa rin naman po tayo, if ever, no? Kaya sa mga GYF member, please try to book yung time na natin noon. Ipapost ko naman sa ating group, okay? Yan, sa mga gusto pong humabol for being a GYF, let us know. Okay, message lang po kayo sa amin. Cyrus Conte Caballero. What year po ba ang pwede magsuot ng piyaw? Yan. So, sino-sino ba ang pwede magsuot ng piyaw? Sasagutin din po natin yan. Ann Sarmiento, hello, good evening. Positive vibes to all. Yan, DHV all the way. Sa mga hindi po familiar, ano po ba ang DHV all the way? Yan po ang aming logo or aming laging sinasabi sa aming GYF family. DHV meaning is define your higher value. Okay? Kailangan po natin ipakita or paramdam ang higher value natin. Kailangan natin laging hanapin yan, okay? And how to become a higher value person, okay? How we can define our higher value by thinking positive, feeling positive, tsaka act positive. Yun po yung napaka-importante on that, okay? And then, Ayan Daniel Ramos, okay lang ba maidaan ang piyaw malapit sa nakaburol or napatay? Okay, uy, magandang question yan. Do's and don'ts para sa piyaw. Okay? Yan, so mga naririnig natin mga do's and don'ts. Yan, sige po, kukwento po natin yung Marcus Mateus, ha? And thank you for being a follower of our page, okay? Yan, sasagutin po natin lahat ng inyong mga questions, okay?
Bell D. Hello po, good evening. Hello coach, watching from Antens. Hello from... Naku, sorry, hindi ko po mabasa ang inyong pangalan. Okay, Geraldine Toledo, metal bracelet po ang piyaw na suot ko po para for the Tiger. Siguro possible ang question nyo is may kinalaman ba metal, gold, or jade, or something, no? So sige po, sasagutin din natin yan. Different kinds of piyaw. Maganda at mabiyaya ang gabi sa ating lahat. More power, coach. Shirley Adante. Thank you, Shirley. Desiree Stafford, pwede po bang isuot ang piyaw sa ospital? Saan po ba dapat lugar pwede isuot ang piyaw? Yan, kasama yan sa do's and don'ts natin. Okay? Neil Joshua Castillo, coach, ano ba ang pwedeng lucky charm sa akin? Oh, this is a personal question, no? Pero most likely, if you have a question about your personal bracelet or charms, okay, the best is yung power bracelet tsaka yung pouch protection. Okay? So, yun po, no? Mamaya, kukwento po natin. Bell Mahinay, don't worry, nagsisimula pa lang po tayo. Wala pa po tayong late. Okay, and then Jonella Blanca, hello po, good evening. Bea Pernes, good evening. Hi coach, year of the horse po ako. Pwede po ba magsuot ng piyaw from Agarpaw Apple? Yeah, ano kaya magandang lucky charm para sa akin? Yeah. So, kasama po yun doon sa question na sino-sino ba ang pwede magsuot ng piyaw. Okay? Yeah, and then Bell Mahinay, hello po, good evening din po. Yulebo Velasco, hello, good evening. And Katz Rosario, ayan, hello. Nagkita tayo ulit. Kalaban po ba ng piyaw ang Year of the Tiger? Husband ko po kasi is Year of the Tiger, no? Nairam Sironem. Okay, yan. So, check po natin yung mga kalaban. Okay? So, sasagutin din po natin yan, ha? Ano ba ang history ng piyaw? Uy, good question. Bakit lucky siya? Okay. Yan. So, ko-question din po natin yan. Alright. So, share done. Uy, thank you, Melvi. Uy, thank you, ha. Ito, ako mismo nakakalimot, no. Thank you sa lahat po, mga nagsishare sa inyo ng ating page, ng ating video sa pag-click po ng share sa inyong mga friends, sa inyong family. At least, hindi lang po kayo matututo, kundi marami pa po ibang tao ang pwede matuto sa ating page, no, sa ating mga video na ginagawa. Okay, and don't forget to like and share, ha, dito po sa ating group po natin. Okay, thank you po sa lahat po na nagsishare. More prayers, more luck, and more power pa po sa inyong lahat. Alright, Onilo Orbistondo. Hello po, coach. Hello, mga kabayan. Watching from Riyadh. Uy, hello, good evening. Yan, Babes Cortez. Gusto ko lang po malaman ano po ba ang talagang animal sign ko. Okay, so normally pagka sa inyo po is 1982, pero kayo po in January, chances po kayo po ay nasa Year of the Rooster. Okay, pero January, ano? Kailangan importante yung date. Machi-check nyo naman din po siya kahit sa Google or sa book ko po. Okay? Shell LM, hi coach, watching from Queens, New York. Uy, thank you, yan. Paul Ryan, okay ba bago haircut? Sabi ganun eh, no? Although nagmahal na ang haircut ngayon, grabe. Jessa Tabago, hello, good evening. Liza De Jesus, good evening sa ating lahat and DHV all the way. Yan, thank you. New haircut, yes, oh, thank you, sobrang init na po, ramdam na po ang summer. Okay, naku, konting galaw lang po, talagang papawisan na po tayo. Pwede po ba magsuot ng piyaw mga Year of the Ox, okay? And then, where to wear it, facing inside or outside, yan, tamang pagsuot ng piyaw, yan, okay. So, yan, ang magandang question ni Samantha Ignacio. Thank you, Samantha. Okay, hello po, coach, ano po bang pwedeng isuot para sa mga Year of the Rat? Ayan, power bracelet, the best, no? Sa mga nagtatanong kung anong pinaka-best bracelet I can recommend is the power bracelet, the best. If you're trying to find, alam mo yung para hindi ka na pahiwa-hiwalay na may money pa, pang luck or pang protection, you just have everything in your power bracelet, okay? Yung piyaw na plain at yung piyaw na may letter, saan ba nagkaiba? Okay, mga designs, no? Yan yung iba-ibang klase ng designs. Okay? Then, good evening coach from Lolita Davidson. Nice to see you on live. Coach, paano nga po ba ang enhance ng piyaw bracelet? Yan, sige po. Kukwento po natin yan, ha? Thank you, Desiree. Bumabata ba? Yes, thank you, thank you. Pwede ba ako magsuot ng piyaw from the Year of the Goat? Yan, so, Onilu Orbustondo. Sasagutin din po natin yan, ha? From Alma. Hello po, good evening from all the GYF. Yan, thank you rin po, Alma. Coach, magkano po ba ang piyaw? Yan, magkano? Originally, napakaraming klase. Yung pagdating sa price, no? All prices has, okay? From sa pinaka 100 plus to thousands
Oh, depende kasi talaga yun, eh, no? Yeah. Sa mga nagtatanong, ano po ang power bracelet? The best is go to my YouTube channel. Check, type nyo lang po, Power Bracelet 2022 by Coach Johnson Chua. Then, nandoon po, full explanation. What is power bracelet? What are the content? At ano po yung mga meaning ng bawat ingredient? Okay, dun sa pinasok po natin sa power bracelet. Okay, then check nyo po dun. Then, if you have any questions, inquire po kayo sa amin sa messenger. Okay? Coach, may I know how many dragons are allowed in our home? Okay? Wala naman pong specific, no? Wala namang specific. O, kung dragon image yung pinag-uusapan. Baby Las Maria, hello, good evening. And thank you, Ate Baby. Thank you for the 50 stars. Yan, how about your the rooster? Pwede naman. Okay, mamaya, ikukwento po natin ha, lahat, no? Oo, paano po kaya nabasag yung DZI para sa power reset natin? Normally po, pag ang charm shop po nabasag o may nasira, baka may sinalupong bad energy. Okay? So kung may sinalupong bad energy, just change lang po yung basag. Huwag nyo pong tapon yung buong bracelet. Okay? Yung basag lang po yung papalitan natin. Okay? Oo. Good evening, Coach. Watching from Tokyo. Yan. Kailan po ba ang light ng wishing paper? Yes, meron po tayo. Lorelei Delphine, meron po. Doon sa book po natin, please follow po our book. Meron po tayo doon sa lunar date. Every 1 and 15 po ng lunar calendar. Okay? Yan. So, thank you. Please double check lang po yun sa YouTube po natin. Alright? So, para at least hindi po humaba yung time po natin. So, let's try to explain what is Piaw Bracelet. Okay? So, alam ko po, marami po sa ating mga nagtatanong kasi marami po sa atin nakakita ng Piaw Bracelet. Alam ko po, medyo late na po yung aking video kasi nagkalat na po to from previous years pa lang. Okay? Na tungkol sa Piaw. Ano ba ang Piaw? Ano ba ang swerte ng isang Piaw? Okay, at ano ba ang Piaw? Okay, so in short, marami po, maraming question, no? Yan, okay. So first of all, pag-usapan muna natin, ano ba ang Piaw? Okay, ano ba ang Piaw? Ano ba ang legend? Partly, okay? So maraming klase ng kwento. Okay, marami pong klase ng kwento. Although I stick to the one legend story that we follow, okay, do sa aming mga studies, okay? Or sa aming mga pinag-aaralan, okay? So in short, Tagalog ko lang pala yung study, sorry. Alright, okay. So, number one, ano ba ang Piaw? Okay. So, ang Piaw po, kung tutusin po, it's like a chimera. Okay? When you say chimera, parang halo po siya ng iba-ibang klaseng animals. Okay? So, meron siyang like the dragon. Okay? Tapos, meron siyang image of a like a lion. Okay? Tapos, meron siyang pakpak of a phoenix daw. Okay? Then, also, meron siyang horn. Okay? Like that, no? So, para siyang unicorn din. Okay? And then, also, meron naman ibang sabi na para din daw siyang horse or dog. Okay, so in short, ang daming sinasabi na halo-halo sa kanya. Kaya nga in short, chimera ang tawag sa kanya, ang Piaw, okay? Pero from the legend of what is Piaw, okay, one of the good story that we're trying to follow is the Piaw is one of the son of the dragon, okay? Son of the dragon. So that means is under siya sa family ng dragon. Okay? Pag sinabi niyo pong Piaw, okay, ang part ng history po niyan, si Piaw po kasi as anak ng dragon, okay, siya po yung malakas kumain. Okay? Talagang laging gutom. Tapos malakas siyang kumain. The problem is, lahat ng kinakain niya, nilalabas lang niya ulit, okay, or pinupupo lang niya palabas, okay? Kaya nagalit ang kanyang tatay, which is the Sea Dragon King, okay? Sea Dragon King is based on our Greek mythology. Kung based natin sa Greek mythology, this is in our Chinese mythology, Sea Dragon King is also the Poseidon, the counterpart of Poseidon, okay? For those of you who have watched the Monkey King, okay, yung kinuha po niya yung armor sa sea, okay, kinuha niya sa isang dragon king sa baba, yun yung si Sea Dragon King. Yun yung si Poseidon, okay? So, may mga ganung story na isa raw din siya sa mga anak nun. Parang ganun. Okay? Then, nung time yun, nagagalit si Dragon King, sinarado yung butas ng kanyang labasan, no? Yung kanyang puwet, no? So, that means, puro siya kain, wala na siya ngayon malalabas, okay? Now, from that story, you know, in Chinese myth, Chinese culture and Chinese tradition, I think not only in Chinese, no? But all culture and tradition, we always base it on all the mga legend, history, okay, na mga ganong klase. Pero syempre, if you ask me, meron ba talagang Piaw? Syempre, the answer is mythology siya eh. Okay, mythology eh. So that means it's like pwedeng hindi siya totoo. It's a fictional animal, no? Like that. Parang dragon, di ba? No one sees dragon naman talaga. Okay, so we don't know. Kaya tinatawag natin siya as like an heavenly creature. Okay, so it's a part of the symbolism.
Okay? Now, it's also part of the legend story. Parang ganun siya. Okay? So, it's a mythical story. Okay? So, now, the Piyaw, because of that story, okay? Because of that story, the mga, yung mga nagpa-practice ng culture and tradition about symbolism, ginamit nila ang symbol of Piyaw as a money, ano siya, money catcher. Okay? Kasi pag tuwing nakikita mo nga yung Piyaw, ang lagi mo maaalala sa kanya is yung malakas siyang kumain tapos wala siyang may ilalabas kasi sarado yung kanyang puwet, no? So that means is puro kain, walang labas. And most likely when we talk about money, we talk about business, we talk about investment, gusto natin kasi medyo pumasok yung pera natin pero ayaw natin malakas yung labas. Ayaw na, gusto natin ako control yung investments natin. Okay? Kaya dun sumikat yung story ni Piyaw. Okay? Because Piyaw is a money catcher tapos wala siyang nilalabas. Okay? Kaya kumbaga ba yun yung symbolism na gusto natin? Parang sa atin lang, di ba? Parang example, di ba? Sa mga traders, bakit may symbolism sila ng bull tsaka, tsaka bear? Because of the movement, di ba? So yun simula nun, naging symbolism siya. At every time pag naglalagay ka ng bull, parang ang representation, magiging bullish din yung market natin. So the symbols or the symbolism, mga ganitong klaseng mga ano, mga tawag dito, mga artifacts or something like mga charms, okay? Nagbibigay sila ngayon ng paalalang energy. Na tuwing nakikita natin sila, yun din yung binuboost na energy sa katawan natin. Okay, sa isipan natin. So every time pag nakikita natin yung Piyaw, naiisip natin lagi yung money catching. Okay, at kapag naiisip natin lagi siya, yun yung mangyayari sa katawan natin. Okay, di ba? Parang ganun eh. Parang pag nakita mo money tree, di ba? Alam mo yung money tree is may puno, may puro pera. So every time when you see that symbol, lagi ka niyang pinapaalala that you need to create money. You need to invest. You need to grow your money. Parang ganun siya. And every time pag naaalala mo yun, then energy becomes strong. Okay? So yun ang mga ilang example pagtitignan natin siya. Okay, pagtitignan natin siya kung paano natin ma-activate yun. Diba? So in that means, the symbols also enhances a certain energies. Okay? Pero if you're gonna ask me, are they true or not, no one can talaga totally prove if they're true or not. Okay? But yes, may iba sasabihin nila, ano, parang sabi nga, oh, mythical creature, okay, and dragon is real, coach. They are energy in the spiritual realms. Okay? They come out during thunderstorm. Okay? This is also based on the findings of some of our masters in the previous time, okay? But still, sabi nga natin, no one talaga totally to prove. And I don't want to brainwash people kasi, no? So as much as possible, if kung hindi, kung sinabi natin totoo, totoo. Pag sinabi natin, it's a question mark, meaning is we also need to do a more research about it, okay? Some of us is practicing the spiritual practices. So, partly yes, naniniwala tayo na, yes, they are alive inside us. Okay? But, syempre, para naman sa mga medyo a little skeptic yung mind natin, okay, baka hindi natin pinapaniwalaan yung about the spiritual realm, okay? Kaya, kumbaga ba, yung explanation ko is for both. Okay, let's talk about the science energy, okay? So let's just be an open-minded for this night, okay? Na iniisip natin that everything is a symbol and symbol has an energy and energy can produce another energy. Okay? Parang how colors affects our psychological. Every time when you see red, you become active, okay? Then the red activeness, naging totoo na siya. Okay? Kasi it activates a certain energy in our body. Okay, we know that chakras also enhances, right? So yun naman example, the symbols enhances your energy and energy produces more energy lock in our body. Okay? So yun yung gusto ko lang mangyari para everyone become fair. Okay? Kasi kung debate yan, daming question. Maraming question yan. But for me, debate is good. Basta as long that the good knowledge is being shared. Okay? Let's not try to argue. Okay? Walang argument dito, ha? Lahat tayo is papuntang DHV. Okay? Pa-higher value tayong lahat. Okay? Everyone is learning. Happy learning po tayo sa atin. Okay? Everyone can share their thoughts. Walang masama ron. Basta lahat tayo is learning. Okay? Ayun. So, that's where the story of the dragon. Okay? Or the Piyaw. Okay? So, ngayon, ano ba ang trabaho ng Piyaw? Okay? So, the Piyaw enhances what? Sabi natin kanina, Piyaw is a money catcher kasi kain nga siya ng kain. Okay? So, kapag sinabi mong kain siya ng kain, ngayon, pag nagsuot ka ng isang Piyaw, ang tendency, lagi mo rin iniisip that you need money. Okay? Ina-activate niya yung hunger mo sa pera. Now, is it good or bad? Okay, sabi ng iba, bad daw yun ah. Kasi diba, dapat hindi tayo nagpapadala sa pera. Because money is the root of all evil. Okay? But you know, I stick to the message of
Brother Bo. Okay, if you're familiar with the Brother Bo Sanchez from Truly Rich Club, idol ko rin po yan, okay, sa kanyang mga power words. Originally, Brother Bo, isa lang po yung sinabi niya, money is not the root of all evil. No money is the root of all evil. Okay, so that means is tanggapin na natin, we need to accept that everyone needs money. Okay, because money is the one who runs the world. Money is the one who we need money para to buy the things that we need and also we want. Okay, both needs and wants. Kailangan natin yung pera. Money is also the driving force to make energy ng mga like yung sa mga daily life natin, sa necessities natin to move. Okay, but the problem is, wag lang tayo masyadong mag-stick sa money na ni-worship na natin yung money. Okay, kasi kahit anong gawin natin, money is just a money. Okay, pero if you think that money is a tool para you can buy your wants and your needs, okay, then the money is just a driving force energy. So pag nagsuot ka ng piyaw, okay, kailangan meron kang laging target goal sa mind mo. Kasi pag nagsusuot ka ng piyaw at wala kang target goal, okay, may stuck up ka dun sa money catching lang. Pero once na may target goal ka, like example, oh hindi kasi may quota ako eh. Kailangan ko palakasin tong quota ko eh. Kailangan ko makuha tong sales. Okay, tapos nagsuot ka ng piyaw. Yung achievement plaque, okay, that creates money. Okay, yun pareho makukuha mo. Okay, kaya napaka-importante yung DHV. Pag mahirap ka sa DHV or hina ka sa DHV, I don't advise to use PL. Bakit? Kasi nahihirapan ka to control that. Okay? You need to have a very positive energy, positive mindset when you're using PL. And PL cannot control your mindset, ha? Paprankahin ko po. Because PL is just a money catcher. It only enhances your urge para for money. Okay? Pero kapag kayo po isang negosyante, kayo po yung nasa sales or marketing or may pinalaman sa pera, yan, pwede po yun. Kasi si PL, alam natin that we need the money. Okay? Tsaka may target goal ka, may sales kang hinahabol. Okay? Then the PL becomes effective. Yan. So, yun yung question na ano eh, sino ba mga dapat ang gumagamit ng PL? Yan. Okay? Yun yung sagot dyan. Okay? Normally, I advise yan sa mga taong nasa sales, nasa negosyo, naghahabol ng benta, naghahabol ng achievements, ng goal about sa mga pera, ganon. Basta medyo related sa pera. Then PL become more effective sa inyo. No, paano naman yung mga iba profession na hindi yan ang inahabol? Example lang, halimbawa, sabihin natin, halimbawa, nurse, okay? Alam ko po, marami pong nurse sa atin. Ako, baka magulat sila, ha? Eh, nurse ako, ha? Ba't ako may PL ako? Ako, eh, ibig sabihin, wala pala tong kwenta sa akin. Okay. Ang PL may kwenta naman po para sa lahat. The problem lang, hindi po siya tumugma sa target goal nyo. Okay? Kasi kung nurse ka, pero meron ka namang sidelines, okay, para for selling, then okay lang. The PL can help you. Pero pag nurse ka at wala kang target goal about money creation, okay? Ang question ngayon, can PL attract more of your salary? Can it boost your salary? Can it expand your salary? The answer is no. Okay? Kasi walang urge eh. Dahil ang salary is fixed. Okay? Kaya ang PL hindi siya masyado nag-work sa career people na hindi related sa sales or marketing. Okay? Ang mahirap pa niyan minsan, pag lumakas yung urge mo, nang walang target goal, sabi ko nga, nang walang target goal, lagi ka lang naghahabol na kailangan dumami pera mo. Yun lang, masyado ka na nakatingin sa pera. Pero pag tinignan mo, saan ba yung source of income, hindi mo makita. Okay? Kaya dapat may source of income ka muna. Okay? At sana, hindi lang yung salary. Meron ka kahit paano, meron kang plano magnegosyo, mag-sideline. Okay? Kahit na maliit lang. Okay? Kahit na pag network lang, buy and sell lang or something, or laway lang, at pwede na siya maging pera, okay, then PL can help you. Okay? Pero if you're not on this field, I'm very sorry, PL cannot help you on that part. Now, will it do harm? The answer is hindi naman. Okay? Hindi naman. Pero, pag gumugulo po ang inyong isipan, then medyo pahingin nyo muna yung PL nyo po. Okay? Kasi ang PL nyo po is nakakatulong, ayun nga, sabi ko nga, pinapalakas ng PL ninyo yung urge mo sa pera. Mamaya masyado ka nakatingin sa pera, hindi mo nakikita yung target goal. Hindi katulad kasi pag kayo po yung nasa sales, may kota kang hinahabol eh. Yung urge mo para makuha mo yung kota eh. Kasi pag nakuha mo yung kota, automatic yung pera mo lalaki. Okay? Kaya iba siya para sa mga sales tsaka negosyante. Okay? And lastly, okay, sa mga bata, no? I don't advise to wear PL. Okay? Bakit? Kasi ang PL para sa mga bata, siyempre, we're talking about focus and concentration pagdating sa pag-aaral. Okay? Pag nagsuot sila ng PL, may tendency, nag-urge din sila tungkol sa pera. Okay? Now, saan ba nakikita ng mga bata ang pera? Sa pag-aaral, wala. Pero sa games, meron. Okay? I'm not saying the literal money.
Okay? Pero ang mga games kasi ngayon, meron silang earning coins eh. Okay? So sabi na lang natin, kahit yung Mario, Super Mario Brother na lang, 'di ba? Yung tring tring, yung kumukuha sila ng coins. So pag may suit kang piyaw, parang hindi ka makontento, kailangan mas marami pa yung coins na nakukuha mo. So you will be too focused in terms of the games na nakikila, na baka mawala yung tawag dito yung concentration sa pag-aaral. Okay? Kaya for me, piyaw also can cause distraction. Okay? So medyo mag-ingat kayo doon. Okay? Kaya kung napapansin niyo po nawawala yung focus, nawawala yung concentration, especially sa mga bata, i-remove nyo muna yung piyaw. Okay? I'm not saying natapon nyo ha. Okay? Wala po siyang bad eh. Nagkataon lang is hindi siya tumutugma sa target goal mo, kaya hindi siya nag-work effectively. Okay? And then minsan, yun na, nasusuin niya yung problem. So tabi mo muna siya, pag next time na pwede ka na, then that's the time you worry it again. Okay? Wala naman pong expiry ang piyaw. Okay? Ito yung sa mga tanong na, meron bang expiry yan? Yearly ba kailangan palitan ng piyaw? Okay? The answer is no. You don't need to change your piyaw every year. Piyaw is for lifetime. So, kapag meron ka ng piyaw, that is for lifetime. Okay. Another question pala, no? Ano bang pinagkaiba ng piyaw, pishu, pishe, okay? Or pixie, ang tawag nila. Pixie, kasi P-I-X-I-E. Pero ang basa ron, pishe, hindi pixie. Kung may nagsabi sa inyo, pixie, or Jing, mali po yun. Mali yung pronunciation. Okay? P-I-X-I-E, ang basa ron, pishe. She, ang X-I-E kasi is she, ang basa sa amin. Okay? Pishe. So that's a Mandarin. Pishu is Hokkien, Fuchen. Okay? Or the southern words sa amin, no? And then, Piyaw, that's the Hong Kong, Cantonese. Yan. So yun po yun. Yun po yung tatlong yun. Kaya kung sabi nyo, oh, may piyaw ka na, pero wala ka pang pishe, kaya bilhin mo pa to. Sabi nung nagbebenta, binili mo naman, okay? Kasi alam mo, magkaiba yun. Pareho lang po yun. Iniba lang po yung pangalan. Yan, okay? So, kaya I hope next time is at least may knowledge po tayo. Ha? Kasi, alam niyo po, magagaling na sobra yung mga marketing ngayon. Mas lalo na nakikita ko yung mga marketing ng piyaw na kapag nakita niyo po sa mga social media na when you have the piyaw, parang it does everything na eh. Parang lahat na ng swerte mo, makukuha mo na. Okay, lahat na ng pera, mananalo sa loto, lahat na, no? So, nandoon na. So, that's not true, okay? Piyaw is just a money catcher. Okay? It's just a money catcher. Pero is it effective as a money catcher? The answer is yes. Kasi ang trabaho talaga ng piyaw, papalakasin niyo yung gutom mo sa pera. So, imagine kapag nagsuot ka ng bracelet ng piyaw at ginugutom ka sa pera, okay, nag-urge ka pa more. Nag-urge ka pa para gawin siya, para makamtan mo siya. Okay? So that means you are trying to push out to your limit para makuha mo pa yung mga pwede mong makita, no? Yung achievements. Kaya mas maganda kung may target goal ka. O, hindi lang yung pera yung target goal mo, kundi may achievement lang. Halimbawa, achievement ko is dapat makasampung kliyente ako for this year. Okay? Parang like that. Or for this month. Then the PO enhances that 10 clients kasi that 10 clients will give money to you. Di ba? So money automatic eh. Pero meron kang achievement na hinahabol. May goal quota ka. Then on that part, lalakas yung energy mo, then mas more mabilis mo makuha to. Kaya marami sa inyo, nagsuot ng piyaw, nakita kagad yung effect. Kasi malakas talaga si piyaw. Okay? Kung baga ba sa vitamina, malakas siya. Pero yung alam po, ito yung question din another. How many piyaw can I wear? Can I wear 2 or 3? Kasi syempre, kung marami akong suot, di malalo pa ako lalakas. Baka lalo pa ako kagad yayaman, bibilis. Now, this is the case. Pagka isang piyaw, gumutom ka sa pera at lumakas yung urge mo sa money, then you are money creation. That's good. Okay? Now, if you have 2 or 3 or 4 or more than, okay? At medyo nararamdaman mo na mas more lumalakas ngayong money creation mo, I'm very sure you have an imbalanced energy already. May tendency na parang every moment, every seconds, nag-isip ka sa pera. Kahit matutulog ka na lang, pera pa rin. Hanggang sa nawala na pati yung harmony and health. Okay? So, yeah, be careful. For me, I don't advise to wear too much. One piyaw is enough for a person. Okay? Kung gusto mo may tatlo ka na minsan palitan kasi medyo cute yung itsura, may isa may blue-blue, may iba ay gold lang, yes, that's okay. Every year. Ay, every day palitan mo siya, wala pong masama doon. Okay? But I don't advise na i-wear mo dalawa o tatlo sabay-sabay o marami kang suot sabay-sabay. No? Kasi on that part, may tendency yung piyaw mo masyado na malakas. Ikaw naman, alam mo yung parang nagiging workaholic ka na. Tapos you forget the balance of life. Yan, okay? And then, magugulat ka na, ba't lagi ako nagkakasakit, mahina na yung energy ko, lagi ako may mental stress. Yung pala kasi,
'Di ba? Ikaw ba naman eh, every moment, every second, sinisip mo puro pera lang. 'Di ba? So, yun ang mag-iingat po kayo. Okay? Oo, so, kaya sa pagdating sa piyaw, ako ang advice ko lang is, dapat kahit isa lang, pwede na. Okay? So, paano ba ang tamang pagsuot ng piyaw? Okay. So, ang tamang pagsuot ng piyaw is yung ulo ni piyaw. Okay? Makikita niyo po yung ulo ni piyaw. Pag sinuot niyo po yan, nakaharap palabas. So, ano ibig sabihin ng palabas? Okay? Pag nakaganito ka, okay, pag nakaganyan ka, yan, no? E yun yung palabas. Hindi siya nakaharap papunta sa'yo. Okay? Sabi ng iba, hindi ba dapat iharap daw yung piyaw paloob? Kasi nagdadala siya ng swerte, ibibigay niya sa'yo yung swerte. Ano ang pangalan ng piyaw? Piyaw is money catcher. Hindi siya money giver. Tandaan niyo po ha, ulitin ko ulit. Anong trabaho ng piyaw? Piyaw is money catcher. Hindi siya money giver. Okay? So from the word money catcher, saan siya magka-catch ng pera? Okay? So gusto natin mag-catch siya sa ibang tao. Sa outside energy. Di ba? Oo. Pag nakaharap siya papunta sa'yo, then nagka-catch siya ng pera sa'yo. Okay? So may tendency ikaw yung maubusan ng pera. Ibang labas na labas yung pera mo. Okay? Kaya sa lahat po ng merong piyaw, isuot niyo po yung piyaw ninyo, yung ulo nakaharap palabas. Hindi po siya nakaharap papunta sa inyo. Okay? Left or right? Okay? My answer number one is left or right, no problem. No problem. Don't worry on that. Okay? Kasi isang tao lang naman po yung pupuntahan yan. Okay? Kahit po nasa left siya, papasok ang pera dyan. Pag nasa right siya, papasok pa rin ang pera dyan. Okay? Hindi po totoo yung sabi natin na puro pera lang po ang left, yung right, wala po, labas ang pera. Okay? Hindi po ganun. Okay? Although may sinasabi tayong left is opportunity, right is stability. Okay? So, most likely, pag naghahanap ka ng mga opportunity, kasi pag sales ang pinag-uusapan, naghahanap ka ng kliyente, syempre, opportunity yan. Paano ka mag-i-stabilize kung wala ka pang kliyente, naghahanap ka pa lang? Kaya, yun po yung dahilan bakit sumikat ang piyaw sa left hand. Kasi, naghahanap ka, nag-a-attract ka pa ng marami. Kaya, kung tutuusin, first na turo namin, always, is put your piyaw on the left hand, facing out. Pero sa inyo, may mga client din kasi ako na sabi nila, pero John, medyo hiyang ako pagsuot sa right. Follow your instinct. Okay? Don't follow me. Your instinct, your body knows it more. Okay? Mas alam po ng katawan niyo po. Okay? Kayo po ang master ng sarili niyo pong katawan. That's why I don't call myself master. Wala pong master. Kayo lang po ang master ng sarili niyo pong katawan. Mas alam po ng katawan ninyo kung ano po yung energy na kailangan niyo po. Okay? So, follow niyo lang. Gusto niya left, gusto niya right, walang problema. Although kung hindi niyo po alam, start with the left. Kasi money comes in the left, opportunity comes in the left, okay? Money stabilizes on the right or controls on the right. So it's up to you kung saan po kayo mas more hiyang. Ako, sa left ko siya nilalagay. This is my piyaw. Yan. Okay, ito po yung piyaw ko. Yan. So, marami po bang klase ng piyaw? Okay, so meron daw piyaw na gold, may piyaw na brass, meron piyaw na colored, merong piyaw na jade, yan. So, may mga magsasabi sa'yo na, alam mo, itong piyaw na to, pagka blue siya, kasi meron siyang different kinds of energy, pagka gold, may ibang energy, pagka jade, may ibang energy, okay? The answer is, all piyaw only has one purpose. Lahat po sila, money catcher. Kasi magugulat po kayo, eh di, jade piyaw daw, pang pera eh. Pag tiger daw na piyaw, is tiger eye na piyaw, may pangkasama pang pang-protection. Oo. So, ano yung rose quartz na piyaw? May halo siyang love. So, ibig sabihin, naghahanap ka ng love one na dapat mapera. Hindi po ganun. Okay? Oo. All of that are just a different kinds of crystals being used based para sa inyong aesthetic. Kung ano lang po yung gusto nyo. Kasi syempre, example, feminine yung dating. Gusto mo medyo pinkish yung piyaw mo. Okay? Medyo masculine yung dating. Gusto mo brown yung piyaw mo. Or, uso ngayon yung mga gold ang piyaw. Although maraming klaseng gold. Like yung sa akin, most likely yung mga binibenta ko puro 24K na Hong Kong gold. Yun talaga mas gusto ko kasi yun yung best quality for me that I believe no, pagdating sa gold. Pero ngayon, mga nauuso ngayon yung mga kumakalat, yung mga China gold, tsaka Saudi Arabia gold yata. Kasi mas cheaper yata eh. Saudi gold, no? Mas cheaper kasi sila. Mas magaan sila, tsaka mas cheaper. Kaya may iba nagugulat sila parang, oh, bakit same size lang pero ang layo ng diferensya ng presyo. Pero pag tinanong mo sa mga alahera, mas alam po nila yun. Okay? Kaya yun lang po yung difference. Pero if you ask me, lahat po ba sila may kaibahan? The answer is wala. Lahat po sila is money catcher. Based on your personal
Siyempre, number one, budget. Okay? Oo, kaya pag may budget po kayo, siyempre unahin niyo po muna yung mas cheaper na piyaw. No problem po dun. Okay? Pero siyempre kung meron kayo mas more higher budget, okay, then you can go for the gold. Okay? Kasi sabi nga natin, value eh. The way how you give yourself the value. Investment po yan. Tandaan niyo po, binanggit natin, di ba? So, if you considered your lucky charm as an investment and you go for the higher quality and you believe that higher quality has a higher value of return ng energy, then ganun din po yung possible mangyari. Siyempre, iba pa rin yung energy ng gold compare sa brass lang, parang ganun siya. So, the material may additional factor lang. Konti, sobrang konti. Pero that doesn't mean na magbabago yung purpose ng piyaw. Piyaw is always a money catcher. Wala po siya ibang trabaho. Now, do piyaw also becomes a protection? Okay, meron mga sa ibang Chinese saying that piyaw can be protected against sa mga spirits. Okay, or pwede daw siya pang ward off ng mga negative energy. For me, yeah, may mga nabasa akong ilang mga ganun. Pero for me kasi, baka lang masyadong namimix lang siya with different stories. Kasi si Piyaw, medyo nare-relate din kasi siya kay Fudog tsaka kay Chilin. Eh, si Chilin kasi yung medyo, si Chilin yung nilalagay sa temple. Kaya nga Piyaw hindi nilalagay sa temple, si Chilin na nilalagay sa temple. Kasi yung Chilin, yun yung meron siyang protective sa spiritual. Then Fudog din, nilalagay sa mga entrance natin. Kasi the Fudog, the temple lion, also may protection siya against sa mga bad. Like mga poison arrows, like mga ganun, no? So, nire-relate lang kasi magkakamukha kasi sila. Pero that doesn't mean they share the same power. Kaya si Piyaw, medyo much more of sikat siya dun sa money-catching side. Okay? Although, meron ka mababasa na si Piyaw, a peacer. Okay? Especially for sa mga Taisui afflicted every year. Okay? Like this year, ang affected po ng Taisui, si Pig. Okay? Si Pig, si Snake, si Monkey, tsaka si Tiger. So this year, medyo nire-require kayo magsuot ng piyaw. Bakit? Kasi pag may piyaw ka, inaapis mo yung energy ni Taisui para hindi kanya tamaan. So sino ba si Taisui? Taisui is just like what we call the God of the Year or General of the Year. Okay? Kasi nung sinaunang panahon po, pag yung sa mga king, alam niyo po, ano yun eh, parang town per town naglalaban yun eh. May mga king yan, bawat nation, bawat sect, bawat town eh. No? So parang pumagaba, conquer ko ta. Okay? Kunyari, iko-conquer ko yung nation mo. Okay, so dalawa lang question. Ano, magpapa-conquer ka ba sa akin? Or, papatayin ko na lang yung pinaka-leader nyo para ma-conquer ko yung place. Pero pagka nag-submit kayo sa akin, ikaw pa rin ang lalagay kong leader dyan, pero under my name na. Okay, so parang ganun ang case. Hindi ka na king, ako na yung king. Okay, so on that part, sometimes when they surrender, or when they make a peace talk, okay, they offer like mga jade crystals like that. And one of the jade na sikat na binibigay, yung jade seal, may piyaw siya sa taas. Okay? Kaya pag yung jade piyaw na yung binigay mo sa isang, in-offer mo sa isang leader, okay, that leader, maa-appease mo yung energy ng leader na, okay, okay, friend na tayo. Hindi na kita aawayin, hindi na kita gagarahin. Okay? So that's also the same concept or symbol kung paano siya na-apply sa story of the Taisui. Okay? Because Taisui is a general. Okay? So pag meron kang piyaw, nakita ng Taisui yan, oh sige, friend na tayo. Hindi na kita awayin, offer mo lang yan sa akin. Like that, okay? Kaya minsan naglalagay tayo ng piyaw. Especially for this year, ang lalagay niya po yung piyaw sa northeast sector. Pero don't forget to put the piyaw with the Taisui plaque, ha? Oo, kailangan may Taisui plaque po kayong kasama dun. Piyaw with the Taisui plaque. That will enhance the energy of appeasing para hindi po makialam si Taisui sa inyo sa buhay niyo po for this year. Okay? Para wala masyadong obstacle, walang hindrance, walang struggle. Okay? Yun po yung purpose din ng another purpose ni piyaw. Okay, now, ito yung another question. Nababasa raw po or napapanood no, na ang mga ox and tiger, I think may iba sinabi rin yung rabbit, na bawal daw magsuot ng piyaw. Yung piyaw daw, may kinalaman daw siya sa mga animal sign, okay, na kung sino yung mga pwede magsuot at sino yung mga bawal magsuot. Okay, I'm not very sure with other feng shui masters, okay, kung may mga kinikwento sila doon or ano yung basis nila. Okay, but for me, if you're gonna ask my story about it or my findings about it, number one po, ang piyaw, wala po siyang pinipiling animal sign. So the first question, it is compatible to everyone. Basta yung compatible siya sa profession na kailangan niya po. Okay, yung binanggit natin kanina, sino mga profession? Sales, marketing, negosyante. Okay? Or mga goal or achievers, mga ganun lang, no? May kinalaman sa pera. Okay? So, regardless of whatever your animal sign is. Okay? Kahit sino, pwede magsuot.
Now, sabi nila hindi eh. Ang dragon daw, bawal daw sa dog, bawal daw sa tiger kasi it look like a tiger and it counters with a tiger. Or may iba naman sinabi, the piyaw is the, ano daw, related daw siya sa dragon. Okay, and ang dragon daw is kalaban ng dog. Kaya mga dog, bawal daw magsuot ng piyaw, like that, okay? Inuna ko po yung explanation kanina that piyaw is what? Okay? Piyaw is galing sa mythical story. Okay? It's a mythical creature. Hindi siya kasama sa astrological creature or astrological sign. So these are two different stories. Hindi natin sila pwede ihalo. Okay? They will not meet. Okay? Hindi po magmi-meet yung dalawang yun. Astrological signs are based on stars. Okay? While the mythical creature based on the mythical stories. Okay? Or the mythical legend. Okay? So, two different stories po siya. Wala po siyang kinalaman. Okay? Kaya hindi po natin kailangan ihalo yung storya. So, the answer on your question, kung sino lang ba dapat magsuot, okay? Kahit sino, pwede. Basta ang importante, kailangan nyo yung piyaw based on your profession. Based on the things that you want. Okay? Are you a sales? Are you in marketing? Are you in business? Then, piyaw can be good para sa inyo. Okay? Pero kung ang trabaho nyo po ay parang admin work lang or wala lang, no? Hindi kayo totally sa money, then si piyaw hindi po masyado makatulong sa inyo. Okay? Yun lang po yun. Wala pong kinalaman sa any animal sign. Okay? So, hindi po totoo yun para sa akin. Okay? I'm not sure kung ano po yung basis nung sinabi po ng iba, pero number one, if the basis is because of connecting astrological sign and the mythical stories, mali na agad yung basis because you cannot connect dalawa. Parang yung binigay ko rin sample last time sa FB Live ko, no? Halimbawa, the dragon and the dog, based on astrological sign, ang dragon, kalaban ng dog. Okay? Is it true? The answer is yes. If you learn feng shui, okay, about dun sa mga clashing animal signs like that, no? The dragon and the dog, magkalaban po siya. Okay? Oo. Ay, ba't nawala ang aking computer? Okay, so dragon and dog, magkalaban po siya. Okay? Pero that doesn't mean na pag ang mga year of the dragon, bawal na mag-alaga ng dog. Okay? Mali po yun. Oo. Yan. Okay? Bakit nawala ang aking computer? Hello? Yan. Okay. So yun po yung example nun, ha? So si dragon tsaka si dog, by astrological sign, magkalaban. Pero by totoong dog, hindi po yung, wala pong kinalaman yun. Kasi yung dog na yun, meron din siyang astrological sign. Halimbawa, this year siya pinanganak, year of the tiger yung dog nyo. Kung last year siya pinanganak, year of the ox siya. Okay? So, it's the astrological sign which counter to each other. Walang kinalaman yung animal sign, walang kinalaman yung totoong animal, okay, yung living creature. Okay? So, yun yung difference ng dalawa, ha? Kaya wag po natin sila i-connect. Okay, sorry. At nawala pong aking ano. Pa-wait lang po sandali. Ayan, alright. Okay. Ayan, no? So, yun ang isang case, ha? Kaya doon po wala tayong problema, no? And then, do's and don'ts. Maraming po kasing mga naririnig tayo na bawal daw siyang dalhin sa mga funeral, sa hospital, or sa wake. Bawal daw siyang itabi sa relo. Bawal daw siya itabi na kahit sa anong mga charms. Okay, tapos ano pa ba yung mga narinig natin? Okay, bawal daw siya mapasuot, mapahiram. Okay, mga ganun. So in short, sa akin marami kayong marinig na mga bawal. Okay, but for me, ito lang po yung kinikwento ko po madalas, no? Sa lahat, mas lalo yung mga power bracelet user, no? Ang piyaw, okay, or yung not only piyaw, all my bracelet or my crystals or lucky charms, okay? Lahat po sila is may kinalaman sa about sa energy. Okay? So it gives you energy on that part. Kaya to start with, wala silang bawal. Okay? Ang bawal lang yan is bago lang siyang papahiram, papasold sa ibang tao. Kasi para maiwasan lang yung energy contamination. Hawaan ng energy. Okay? Hindi tayo takot makuha yung swerte natin. Takot tayo pag nakuha natin yung malas na nagsuot. Okay? Kaya iniwasan natin pagsusuot ng bracelet na hindi atin or pinapasuot natin yung bracelet natin. Okay? Pangalawang bawal, iniiwasan lang natin yung masama siya sa ligo. Okay? Kasi dahil lang doon sa sabon, baka rumupok yung garter. Parang kanina lang po, yung client ko po, no, nagsabi niya siya, naku John, yung garter natin, parang
parang mabilis kasi maputol. Natatakot siya, nag-abroad yung kanyang husband, seaman, no? Eh, baka raw mabilis maputol, baka problema. Tapos, nung nakita ko medyo naninilaw yung garter, isa lang yung tanong ko. Sabi ko, sinasabi niyo sa pagliligo, no? The answer is yes. Okay? Kasi yung po yung nagiging cause, eh, yung sabon. Okay? Yung sabon kasi, may tendency na sisira yung elasticity or nagiging, nawawala yung, ano, parang nagiging brittle yung reaction ng garter. Kaya po siya mabilis masira. Okay? Pero sa alcohol, hindi. Ako, everyday, ina-alcohol ko yan. Oo, sa alcohol, hindi. Oo, so walang problema. Oo, sabi nila, ipapanin yung tubig asin. Ako, mas matapang pa yung acid ng balat natin. Hindi rin naman siya napuputol. Yung sa sabon lang eh. Parang hindi ko sure kung anong content ng chemical doon sa sabon na medyo naninilaw yung garter. Okay? Yun lang po yung cause nun. Okay? Yeah, oo. Oh, sa mga nagtatanong po, saan po yung store namin? You can go to Binondo. Okay? Look for our store, Sunrise General Merchandise. Located in 803 Salazar Street, corner of in Binondo, Manila. Sa mga hindi po alam or nakalimutan po, click nyo lang po yung logo ng page namin ngayon, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Andiyan po yung address namin, andiyan din po yung telephone number namin doon. Okay? Kaya kung may mga questions kayo, pwede rin kayo mag-feel free to message us. Okay? Mas lalo na kung may mga other questions kayo. Okay? Yeah, thank you, thank you. Sa mga gusto mag-PL, RG, marami kaming PL doon. Marami kayo may kita. Yan, mga different kinds of PL. May pula, may black. Okay? If you ask me, meron ba silang kaibahan? Siguro may konting additional factor, but all of them are money catcher. Like example, maybe red, maybe black is more on dagdag protection, red is more on about power and authority. So that's just an additional factor. But all of them is still as money catcher. Okay? Minsan aesthetic na lang. Kasi mga babae, mas gusto nila red. Okay? Yung mga lalaki, ayaw mag-red. Gusto nila black. Okay? Meron ding white niyan. Parang ganun, no? So normally, nandiyan lang po. The price of our PL is mga around, I think, 1,980. So almost 2,000 like that. 1,980. And kung nakita nyo po yung PL po namin, yun po yung medyo mabibigat na PL. Oo. Kasi hindi naman po sa paninira natin, no? Pero talaga marami na po kasi naglabasa ngayon sa online, sa everything. At pag nakita nyo po yung PL nila, medyo magaan yung iba. Tapos, syempre, mas more lower quality. But if you ask me, is it effective? The answer is the same. Hindi po tayo, wala po akong karapatan manira ng ibang tao. Lahat po ng PL, pare-pareho lang po yan. Siguro double check nila maayos. Huwag lang sana duling yung PL nila. Huwag lang po sana mayroong yupi or tabingi. Yun po yung difference ng quality eh. It's not about the effectivity eh. It's about the symbol. Siyempre kapag yung symbol ng PL nyo, di ba, na parang, kunyari, medyo tabingi yung ulo niya, di ba? Eh, sabi natin, nagmamani catch tayo. Pero yung alaga natin, tabingi yung ulo, kaya puro tabingi rin yung ina-attract natin. Okay? Kaya minsan yung sinasabi ng ibang Feng Shui Master na mag-ingat-ingat din tayo sa pagkukuha sa mga bangketa. Kasi hindi natin alam kung yung kinukuha natin, magandang quality, okay? Or kumbaga ba maganda ba yung energy niya na ina-attract natin, di ba? Parang mga mantra, di ba? Oh, parang kunyari lang, home sweet home. Yan na lang, ha? Home sweet home. Dinidikit mo sa bahay, okay? Pero yung pagka-write niya, mali yung spelling. Oo, di ba? Parang yung home niya, naging H-U-M-E, imbis sa H-O-M-E. O, di, home pa ba yun? Same pa rin ba yung meaning? Siyempre, iba na. Di ba? So, that yun din yung example na bakit minsan kailangan natin yung quality. Kasi kailangan natin, dapat tama yung mga kasulatan. Parang ito, yung mga mantra na babasa niyo po rito, ito, importante rin to. Kasi yung mga nakasulat dyan, yung mga mantra, ang written yan is Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum is a mantra of compassion. It's a mantra of the Kuan Yin or si Chenrezig of Tibetan. Okay? So that's a mantra of compassion. It's a mantra of wishful feeling. So pag may suot ka ng ganito, parang mga wishes mo come true. Yan ang trabaho niya. Okay? Ngayon, ang problema, syempre because of the quality problems, sometimes may iba dyan dumidikit. Pag dumikit dyan, iba na yung letter. Okay? Mag-iiba na yung letter. Imagine mo yung R. Tapos dumikit yung ilalim. Hindi B na siya. Hindi na siya R. Diba? So mag-iiba na rin yung purpose niya. Mag-iiba na rin yung trabaho niya. Yun. Kaya yun ang mga ilang things na kailangan check natin na maayos kung tama o mali. Okay? Yeah. So I'm not saying na pangit yung sa iba, akin yung maganda, no? That's very bad marketing, no? I don't do that, okay? Pero, syempre ako, mas may tiwala ako sa sarili kong produkto kasi we check. Oo, kami, chinecheck namin na hanggat maaari, okay? Ngayon, may iba ang ginagamit is real gold. Yan, ito mukhang real gold, pero hindi siya real gold, okay?
plated lang po yan. Ito po yung real gold. Yan po siya. Okay, and gold, medyo maraming klase. Okay, if you ask me kung magkano yung mga prices, depende sa sizes. Okay, more on size kami, hindi kami sa gram. So, best better kung makakapunta kayo sa store para to check it. Yun. Then, doon yung po makikita yung mga different kinds. Okay, now, what are the crystals best to be combination sa piyaw? Any crystals can do. Kasi at the end of the point, basta ang bracelet mo, nilagyan mo ng isang piyaw, automatic your bracelet becomes money catcher. Example, meron kang rose quartz bracelet. Alam natin rose quartz is for love, tama? Tapos sabi mo, kaso gusto ko may money rin eh. So, naglagay ka ng isang piyaw dun sa rose quartz. Magbabago na yung trabaho ng rose quartz mo. Hindi na siya mag-a-attract ng love. Okay? Magiging money catcher na rin yung bracelet mo. Basta tandaan niyo po, whatever bracelet, pag dinikitan niyo ng isang piyaw, automatically money catcher na po yung bracelet. Okay? Yun lang po siya. Then the rest of the purpose of the stones is just an additional factor. Yun po ang dahilan kung bakit ang power bracelet namin, hindi ko po inaalaw lagyan ng piyaw. Okay? Ang pinapagawa ko yung piyaw, pinapahiwalay ko. Kasi once ang pag nilagay natin ito ng piyaw, mag-iiba na rin yung purpose ng mga beads na nakadikit sa kanya. Okay? Yun yung example. Kasi magbabago eh. Magbabago yung goal mo eh. I give you one good example for the clarity of everyone, no? Parang ganito lang yan eh. Yung piyaw, yun yung leader. Yun yung leader, okay? Then yung crystals, yun yung enhancers. Okay? Example lang. You are part of that enhancers. Ikaw yung isa sa profession. Okay, your profession is sales. Yan ha? Okay ha? Ngayon, hindi natin babaguhin yung profession mo. Sales ka pa rin, okay? So dati, ang nakadikit sa'yo na leader is kotse. So ibig sabihin, nagsisell ka, nagbabuy and sell ka ng kotse. Okay? So nasa sales ka pa rin na department, tama? Okay. Pero ngayon, pinalitan mo yung leader dun sa kotse, ang pinalit mo naman is furniture. Okay? So, nasa sales ka pa rin. Magbebenta ka pa rin. Pero yung nga lang, imbis ng kotse na yung bebenta mo, furniture na. Nag-gets my point? The profession is the same. But the target goal is different. Okay? Kaya pag yung rose quartz mo, nag-a-attract siya ng good relationship. Diba? Okay? So, ini-attract mo love. Kasi yun ang goal mo eh. Oo, yung relationship para makakita ng love. Nung nilagay mo ng piyaw, still, relationship bracelet pa rin siya. Pero para to attract money. So, pwede dumami network mo, connection mo para sa pera. Although, hindi ka na maka-attract ng love. More on sa pera ang focus. Gets yung point? So, I hope I'm being clear here. Let me know if you're clear. Okay, kung clear ba yung explanation ko, please, let me know. Give me a thumbs up. Okay, tignan ko nga kung nagigets siya po yung aking explanation. Ang dami po pasok sa akin na I want to explain it properly. Okay, na sana magets siya po how charms works. Okay? Kasi hindi naman po magic ang charms. Charms always has a science behind. If you understand how the science works sa charms ninyo, it becomes more effective. Okay? Yun po yung the best. Uy, thank you, thank you. Wow, ang daming thumbs up. Nakataba na po siya. Thank you, thank you. Yan, so at least masaya ako na nagigets yung po siya. No? So ngayon, may question yung iba. Anong difference ng piyaw sa power bracelet? Okay? Because power bracelet is, I consider it na meron siyang protection, money, health, success, and harmony. It's an all-in-one bracelet. Okay? All-in-one bracelet siya. So lahat nandiyan siya. Okay? Kaya hindi ko pwede ilagay yung piyaw. Kasi pag nilagay ko yung piyaw, automatic magbabago yung purpose niya. Okay? Pero, pwede ka ba magsuot ng sabay? Meron ka ng power bracelet, meron ka pang piyaw. Yes, pwede. Originally, yan po yung sa mga nakakakita po sa akin everyday. Yan po yung gamit ko. Meron akong piyaw, suot ko parati, at meron akong power bracelet. Okay? Pwede ba silang magkahiwalay? Pwede. Pwede ba silang magkasama? Pwede. Okay? Wala pong problem. As long na magkahiwalay yung bracelet, mag-work sila individually. Oo. Hindi sila magulo. Pero pag pinagsama mo sila in one bracelet, gugulo yung energy ng bracelet. Okay? I hope I'm being clear that, ha? Okay? So, next question is, nabanggit na natin yung do's and don'ts. Okay. Yung magkano, originally, yung po masasagot ko, no? It always depends. Kasi pag siyempre, pag itong ordinary lang po yung kukunin nyo, most likely, mga ganun lang. Meron mga malilit na version nito, alam ko, parang nasa 1.5 lang yata, 1.2, parang ganun. Pero itong normal size natin, nasa mga 1.980, meron mas mga bigger yung beads, mga nasa 2+. So, it depends lang, no, sa part. Pero there are part, yes, more often, ano sila, yung basic accessory sila. Now, ang question, ito mga black stones na to,
may mga mantra, are there real stones? Okay, the answer is no. Okay, most of mga real stones, hindi nilalagyan ng mga mantras. Okay, hindi nilalagyan ng mga ukit. Okay, kaya most of them are hindi po original stones. Now, pwede kayong gumamit ng mga real stones. Marami po yung gumagawa sa mga aking mga clients. Okay, so mga cycle yung mga clients kong iba, gusto nila mas more personalized to their birthday. So yun, ginagawa namin, o sige, lalagyan natin ng piyaw, pero yung stones na yun, gagamitin namin is yung stones para sa'yo. Mag-a-add ka lang ng, depende rin sa budget, no? Pero most likely, mga 4 or 5, mga ganun, 3, 5 to 4 or 5 partly na mga stones, pwede na yun. Okay? Para pasok na yung birth energy mo, based on your birthday, plus meron kang isang piyaw. Okay? Pero syempre kung totoong gold yung pinag-uusapan, iba na usapan. Kasi pag totoong gold, mas mahal na talaga eh. Maabot na ng 5 digit talaga pag totoong gold. Okay? So yun ang mga ilan example. Okay? So yun ang mga iba-ibang klaseng piyaw, iba-ibang klaseng paggamit, pagsuot. So I hope medyo malinaw po tayo lahat dun. Now let's try to answer yung other questions yung po about piyaw. Okay, sa mga nagtanong na hindi ko po na-answer, it's your time po para to post it now kasi nagfa-flood po yung aking mga explanation. Okay, kaya hindi ko po mababasa o mababalikan yung mga unang tanong ninyo. Okay, so saan po ba pwede? Kaliwa, kanan? The answer is any. Pwede kaliwa, pwede kanan, wala pong problem basta nakaharap palabas yung piyaw. Okay, pero kung hindi nyo po alam, unahin nyo sa kaliwa kasi money opportunity na sa kaliwa. Okay. Thank you also, Shell, LM. Yeah, so I hope medyo clarity to everyone. Okay, yun. So saan nakaharap ang piyaw? Nakaharap palabas. Okay? Yan, no? Nabanggit na po natin yung mga prices. Coach, naputol po ang garter ng piyaw or ng power bracelet. Strand lang po. No problem. Yes, pwede po isang strand lang. Okay? Kapag sakali po nga, pwede naman po para strand lang yun. Okay? Hindi nyo po kailangan itapon, ha? Pag naputol po yung bracelet, kasi may mga marinigan po kayo sa mga ibang nagbebenta, pag naputol po yung bracelet nyo po, may bad luck energy daw po siyang sinalo. For me, I believe on that, okay? Kasi sometimes napuputol sila na walang dahilan. Pero after nila maputol, that doesn't mean na kailangan na silang itapon. Okay? Oo. Ito, like ito, question ni Zaya Isabel, malas daw po ba pag naputol ang power bracelet? May malas kaya siya naputol. Sinalo niya yung malas. Okay? Oo. Sinasalo kasi ng lucky charm yung mga malas na pwede mangyari sa atin. Kaya siya napuputol. Pero next na tuturo sa inyo, kaya kailangan itapon muna yung bracelet. For me, syempre, may investment ka nilagay dyan, sayang naman. Kung nabasag, siguro tapon mo yung basag, pero for me, sayang. Huwag mo siguro tapon lahat. Pwede mo naman pabuo. Kung garter lang naman yung may problema. Pwede ba mag-order online, then payment GCash? Yes, pwede po. Sa mga nagtatanong po, pwede kayo mag-messenger sa amin. Or yun yung mga piyaw namin, naka-out po siya sa aming Shopee. You can double-check it sa Shopee rin po namin. Then you can also order it sa amin dito sa through Facebook Messenger. Or pwede po kayong tumawag sa amin sa landline. Or the best, kung makapunta rin po kayo sa store para makita niyo po yung mga iba-ibang bracelet po natin. Okay? Pero ito yung question mark, sabi natin kanina eh. Sino ba mas more effective? Piyaw or power bracelet? The answer is, still si power bracelet. Okay? Kasi ang power bracelet, based on your animal sign talaga. Ikaw na talaga yun. Si piyaw, money catcher lang siya. Okay? Pero piyaw is lifetime. Okay? para si Margie. Yes, sa wakas nakasabay ako sa FB Live. Thank you. Yan. Okay? So, yeah, sa mga nagtatanong po kung magkano po yung piyaw, yeah, most likely naglaro po yun sa mga 1980. Ganun po, yung basic natin na piyaw. Ayun, thank you, crystal clear, very clear. Wow, thank you sa mga nagsasagot po na clear as crystal, no? Sa mga hindi pa po medyo napanood, baka huli lang po kayo nakapasok, don't worry, ipopost po natin ulit itong video na ito sa ating YouTube channel or sa Facebook. Okay, dito po sa Feng Shui Sunrise. Pag sa YouTube channel naman po is Coach Johnson Chua. Okay, ipopost po natin yan. Coach, how about the 9DZI with crystals? That different, okay, ibang trabaho po ng 9DZI. Hindi po siya katulad ng piyaw. Hindi siya same sa piyaw. Although yung piyaw mo, pwede mo lagyan ng DZI. Yung piyaw mo, pwede mo lagyan ng 9I. Walang problema yun. Okay lang po yun. Additional. Additional purpose lang siya. Okay? Pero iba po yung trabaho niya. Yes. Oy, thank you. No, hindi po pwede maging alternative ang 9I sa piyaw. Depende kasi sa target nyo. Okay? Kung business luck, yeah, in a way, pwede. Kasi ang 9i is more on the success side, eh. While piyaw, the money catcher talaga.
Yun lang po yung masasagot ko doon. Kaya magkaiba sila ng trabaho. Pwede mo sila pagsama. Coach, yung piyaw naman na pang-display. Yung pang-display, the same, money catcher din po yan. Kaya pag napunta kayo sa store namin, may piyaw yung nakasalubong sa inyo, sa pinto. Nilagay ko po doon sa may shelves ko. Tapos nakaharap yung papunta sa pinto. Ganon. Meron ko sa malaking piyaw doon. Then also, ginagamit ko rin ng piyaw sa mga, especially sa mga shop na medyo mataas ang competition. Tulad ng mga fast food chain, yung mga ganyan, no? Or mga different kinds of retail shop na medyo mataas ang competition. Or kahit sa mga offices na may mga services. Kasi ang piyaw, sabi natin, money catcher. Diba? So kung ang kalaban natin, 'di ba? Laban-laban masyadong dikit yung competition. Pag nag-PO ka, ibig sabihin mas malakas kang kumain kaysa sa kanya. 'Di ba? So PO can help. Yeah, PO can help. May metal ba ang bracelet with PO ako? Yes, so same lang, no? PO any crystals or stones or metal or even plastic. Okay, they have the same purpose. Pero syempre materials add on the good energy lang. Oh, parang example, halimbawa meron kang plastic PO, money catcher pa rin siya eh. Hindi mo naman pwede tanggalin na, plastic yan, peke. No. Okay, for me, sabi ko nga, lucky charm still lucky charm. Kahit nga drawing lang sa papel yan, piyaw pa rin yan. And may purpose pa rin siya. Pero yung nga lang, yung percentage ng energy niya, gano'n siya kalakas. Okay? Yun lang yung difference. Parang peking baterya sa original na baterya. Pareho silang gagana. Pero ubus agad yung peke. Yung original, tuloy-tuloy pa rin. Yun. So, nandoon lang yung part. But that doesn't mean na pag may peke kang piyaw, mamalasin ka. No, that's scaring people. Wrong marketing, okay? Huwag mo kayong maniwala sa mga taong puro paninira. Oo. No, hindi po tayo pwede basta-basta naninira. Mas lalo na DHB ang ating ang kinakampaign, okay? Oo. Sa mga working po, ano po ba ang tamang bracelet? Power bracelet's the best, no? Unless pwede kayo magpagawa ng career bracelet if you want. Coach, pag hindi po suot ang piyaw, saan po ba best store? For me, no, ayun, magandang question ni Ann Sarmiento, no? May iba sabi daw, bawal daw maglagay ng piyaw sa bedroom. Okay? Siguro yung mga figurine, yes. Huwag natin maglagay too much. Pero minsan kailangan natin siya kung yung bedroom ninyo is cause problem with the taisui. Magalimbawa, nasa northeast sector yung bedroom nyo, pwede kayo maglagay kahit maliit na piyaw para to appease the taisui on that area. Pero yung mga bracelet, wala pong problem kasi maliit lang naman po siya. Tsaka pag ang bracelet, hindi nyo sinusuot at wala siya sa target goal mo, tulog lang din siya. Hindi siya magtatrabaho. Okay? Oo. Most likely, magtatrabaho yan pag buhay rin yung intention mo. Tandaan nyo po, ang mga lucky charms, tools po sila. Umaasa sila sa atin. Okay? Signal po sila, pero umaasa sila sa atin. Okay? Ito, maganda yung question, no? Fade na po yung piyaw ko. Swerte pa rin po ba yun? Hanggat nandiyan dyan yung symbol po ng piyaw, wala po siyang problem. Okay? Andiyan pa rin po yung purpose niya. Yun nga lang, ang problema lang kasi pag fade, yupi, sira. Yung tuwing nakikita mo kasi siya, imbis na nakikita mo good, ang nakikita mo bad. Okay? Yun ang problem. Kasi syempre gusto mo yung energy mo laging high. Tapos nakikita mo kupas-kupas na yung piyaw mo. How do you feel? Are you still feeling lucky? Or do you have a feeling na parang, parang pangit ng piyaw ko? Di ba? Parang pagka ganun, syempre parang hindi siya ganun ka super effective. Di ba? Kasi ikaw mismo, as a owner, wala kang tiwala sa kanya. Di ba? Pero kung sabi mo, hindi, okay lang sa akin, wala naman ako na feel, tuloy-tuloy pa rin naman yung luck niya, okay, then that's it. Oo, no need to do anything. Pero kung may feeling ka na parang hindi mo siya feel, change mo na lang siya. Okay? Yun. Kailangan daw po ba nakatapat sa pulso ang piyaw? Any truth about this? No. Okay? Ang piyaw lagi nasa taas eh. Hindi po siya sa baba. Okay? Okay, may iba ginagawa. Oh, nga, maganda yung question, no? Parang Ed, thank you ha. Thank you for that question. Kasi meron ako isang client ko na pansin ko yan. Nung sinuot niya yung piyaw, tinapat niya sa pulso. Dinikita sa pulso. Okay? May point naman siya sana kung tinatago lang niya yung piyaw, pero pansinin mo ha. Okay? Nung suot ko siya, saan siya nakaharap? Palabas. So it catch, money catch from the outside. Okay? Pero sabi, oop, di, tatago raw. Ilalagay sa may pulso. So saan siya ngayon nakaharap? Nakaharap na siya sa akin. So kakainin na rin niya pera ko. Okay? Oo. Kaya kung sakaling gusto mo talaga siya ilagay sa pulso, ibaliktad mo rin. Nakaharap pa rin palabas. Oo. Okay? So pwede naman siya dito, pwede naman siya sa taas. Walang problema. Pero if you ask me, ako mas gusto ko nasa taas siya.
Bakit? Kasi ano ba yung seeing hand? Ano yung hidden hand? Okay? The seeing hand, ito yun. Oo. Ito yung hidden. Okay? Ito yung hidden, ito yung seeing. Diba? Ito yung lagi nakikita. Oo. Pagdating sa protection, ito rin yung pang-protection mo. Diba? Kaya sa boxing, ganyan. Hindi naman ganyan. Nakaganyan. Ito lagi yung tinatamaan. Okay? Pag nagbabike ka or nagbibilad ka sa araw, ito yung una mangingitim, hindi itong loob. Diba? So in short, ito yung exposed hand. Ito yung internal hand. Okay? So ang tanong, when you're doing money catch, are you hidden or you exposed? Siyempre, when you are money catching, dapat exposed ka. Kasi you're catching the money of other people. Oh, how can you catch money if you're just inside your home lang? Diba? Kailangan maging exposed ka. Oo. Kahit sabi mo, hindi naman, home lang ako, pero kung nag-create pa rin ako ng pera eh, pag mga piloso po lang ha. Pero online eh, di ba? And online, social media, from the word social, nakipag-socialize ka pa rin. Di ba? So that means, you're still connecting to the outside energy. Yun. Kaya dapat, nasa outside siya. Yun. Kaya for me, hindi pulso. Oo, hindi pulso. Or siya, hindi nga rin totoo yung pulso eh, kung tutusin ha. Kasi ang hirap lang po i-explain sa inyo, pag sinabi natin na, oh, yung DZI, kasi yung story niyan galing yan sa DZI. Yung DZI daw, kailangan nasa pulso. Okay? Yan. Pag sinabi kasi natin na yung DZI kasi, kailangan nandito siya sa, dito sa internal hand side, okay? Or sabi natin doon sa active hand side, okay? Nagigat siya ba yung sabihin ko doon? Okay? Or sabi natin doon sa yin side ng kamay nyo. Are you familiar? Parang, di ba, parang, ha? Ano yung inside? Ano yung hidden side? Ano yung loob na side? Hindi ko mag-gets eh. Di ba? Kaya the best way, sige, sa pulso mo na lang ilagay. Kasi wala naman dito yung pulso, nandito yung pulso eh. Di ba? So, yun yung example nun. Pero, parang mabilis lang kasi siyang ikwento. Okay? Pero ang totoong meaning nun, bakit kailangan nandito siya? Hindi dahil sa pulso. Dahil ito yung hidden energy. External energy is palabas yung energy. Hidden energy is paloob yung energy. Okay? So kapag nilagay mo rito yung DZI, na-active mo yung papasok na aura, yung papasok na energy. So it's more about internal. Ang kinokontrol niya yung loob, hindi yung labas. Okay? Ito ang kinokontrol niya yung labas. Kaya nga pag sa inyong mga power bracelet, itong stability, itong bamboo, nilagay natin siya dito kasi this one enhances the energy of the year. Habang ito naman enhances the energy mo internally. Para to help you, para how you can, kumbaga ba, parang paano mo malalampasan yung mga problema for the year. So this is the internal hand, this is the external side. Okay? Yan po siya. Yan yung reality about do sa pulso. Kasi ang hirap ikwento eh. O lagay mo sa internal hand mo. Ano yun? Parang ang hirap ikwento. Ano yung sabi ng internal hand? Yun, di ba? Kaya para shortcut, alagay mo sa pulso mo. Yun, kasi yung pulso mo automatic na sa internal hand. Okay? How much po ang power bracelet? We have two kinds of power bracelet. Merong basic na sa 4.8, merong customized na sa 6.8. Okay? Yeah, universal price po yan. No? So, that's a price for everyone. Coach, saan ba mas effective ilagay si Piyaw? Yeah, good question. Marisa Manokan. Marami naghahanap ng Piyaw na naka-red string. Okay? Originally, wala pong problem. Si Piyaw po yung nagtatrabaho dun. Hindi yung red string, hindi yung mga beads. Yung Piyaw po yung nagtatrabaho dun. Kahit nga lang po meron kayo ng piyaw po, ginawa niyong pendant or nilagay niyo lang sa bulsa niyo, nag-work pa rin po siya. Okay? Si piyaw po yung importante ron, hindi yung red string. At ako naman, ang problem ko, ba't hindi ako gumagamit masyado ng red string? Kasi yung red string po, mas mabilis yung buhay niyan eh. Kasi konting suotan lang niya, nakukupas yan. Okay? Mas lalo kumakalat yung kulay niyan. Tapos, mabilis siyang pagka, syempre nababasa-basa, mabilis siyang ano, yung maghimulmul. Okay? So, syempre pag nakikita mo, medyo nakairritate yung bracelet mo. 'Di ba kahit alam mong effective siya, pero hindi naman siya ganoon representative. Iba yung feeling eh. Oo, kahit sabi mo, "Hoy, di tayo pwede judgmental ha," pero syempre what you see emits energy. 'Di ba? Parang alam mo yung parang ito, hindi naman pag sa pagsusumbat ha. Okay, not being judgmental ha, but just for open mind conversation lang ha. Okay, or open mind debate lang ha. Okay? If you have a secretary, okay, with a super strong IQ, okay, at saka sobrang lakas, sobrang bait, everything. Lahat ng hinahatap mo nasa kanya na. So, are you considered lucky? Yes, pwede natin sabihin lucky, 'di ba? Kasi ito yung perfect na secretary. Pero yung nga lang, yung kanyang pananamit, parang alam mo, parang lagi may butas-butas,
okay, tapos hindi marunong mag-supply, okay, tapos medyo wala man lang representation or something, di ba, kahit na gano'n siya kagaling, kahit sabi mo hindi tayo pwede maging judgmental, tuwing nakikita mo siya, merong konting irritation. Okay? Then sometimes it can cause the problem. And syempre, with that problem, maapektuhan yung emotion niya, then pati yung decision siya affected, pati yung working energy niya affected na rin. Kasi yung tiwala mo nawawala na sa kanya. Gets mo? Kaya then to the point, it's not about being judgmental, but it's about, alam mo yung parang, kailangan, kasi what you see emits energy. That's a basic secret of feng shui, okay? So at least kung nakikita mo siya, maganda siya, it also enhances yung ganda ng energy din sa katawan mo. Okay? Although, I know that hindi pwede fashion. Yes, pero syempre kahit pa paano, representable pa rin. Okay? Sorry sa mga sekretarya. this is just a sample lang po. Sample lang. Mahilig lang po ako gumawa ng mga istorya-storya. Okay, oo. So, saan po ba dapat nakapwesto pag nasa office or nasa mga tindahan? Ang piyaw po always yung ulo, yung bunganga niya nakaharap papunta sa pinto. Nakaharap palabas because you catch money from the outside. Okay? Yeah. So, mga nagko-question ng lucky date, nako, please, buy my book. Nasa book po siya. Okay? Kung kailan po yung magandang araw to start renovation, groundbreaking, or you want, you can do a date selection service with me. Okay? Date selection session. Okay? Hindi po natin siya ginagawa sa FB Live. Date selection po yan. Okay? Pwede po ba ang piyaw hindi lagi suotin? Yes. Wala man pong problem. Originally po, ganito lang. Piyaw is like a tool. When you use it, then you're using that energy. Pag nilagay mo lang po siya sa bahay, wala po siyang bad luck effect sa'yo. Pero yung nga lang, baka hindi mo lang nagagamit din yung energy niya. Okay? Pero kung nilagay mo naman siya sa kanyang bracelet, ay sa pocket or sa bag, at you're aware na may dala-dala ka, then that's it. Nagagamit mo pa rin po yung energy niya. Meron tayong basic rule of 1 meter aura. When you say 1 meter aura, as long na yung piyaw mo malapit sa'yo within a meter, it enhances your energy. Okay? Yan. Yeah, other questions na hindi po related sa piyaw, sorry ah, I cannot answer totally because we're gonna focus on the tonight chikahan this session, lahat tungkol sa piyaw. Okay? Kaya kung may other questions kayo about piyaw, dahil pag pinost po natin ito sa YouTube, lahat is kwentong piyaw lang po. Okay, coach, my entryway is located by the kitchen. Is it okay to display my piyaw on that location? No problem. Piyaw, you can place it anywhere. Basta kung meron kang mga word to catch. Okay? Like example, may iba, may piyaw na nakaharap sa lanay, may piyaw na nakaharap sa balcony, merong piyaw na sa office na nakaharap sa kanilang main door. You can do that. Okay? You can have as much as piyaw in the house. Okay? Pero pagdating sa katawan, isang piyaw lang pwede na. Or siguro two. One left, one right. Gusto mo? No problem. Pero more than two, baka kasi masyado mo na ma-feel na stressful ka na. Okay? Hindi ka tulad sa bahay. Kasi ang bahay, pinapakinabangan ng energy ng bahay mo. Hindi lang ikaw. Okay? Pero pag nasa katawan mo kasi siya, you put all the responsibility sa'yo. Okay? Now, piyaw as necklace. Okay, that's a good question. Piyaw, how to use it in as a necklace? Yung bunga nga po yung nasa taas. Okay? Yung kanyang puwet po yung nasa baba. Pag ginawa niyo po siya necklace. Okay? Pag nakaside siya ng ganun, walang problema. Pag nakaside na siya ng ganun, mapa left, mapa right, that's okay. Pero pagka ganito, pagka sinuot niyo po ng pahaba, yung ulo po niya nakaharap pataas. Yung puwet po niya nakaharap sa baba. Okay? Kasi imagine niyo po yung piyaw niyo. Sinabit niyo ng paganyan. E di suka siya ng suka. Okay, at least yung ganito, wala siyang butas sa puwet. So hindi lalabas yung energy o bad ano man yung mga pera na kakain niya, hindi lalabas. Okay? So yun lang yung matuturo natin diyan. But still, if you ask me, the best is bracelet for a piyaw. Okay? Yan din okay ng pendant is okay. Also good. Yes. Especially man jade piyaw. Man jade piyaw. Okay, okay lang po ba si Ganesha at piyaw magkasama sa isang bracelet? Yes. Can do. No problem. Kahit sino po, pwede kasama ng piyaw. Pero yun lang po yung main rule. Once na pag naglagay ka ng piyaw, automatically your bracelet becomes a money catcher. Pag nag-buy po ba ng power bracelet, binibless po ba yun? We use the word energizing. Okay? Lahat po ng ginagawa ko, it's called cleansing or energizing. Hindi po ako nagbe-bless. Bakit? Hindi po ako pare. Okay? Wala pong pare. Pare lang po yung pwede mag-bless.
Kaya pag kayo po'y napupunta sa mga tiyangge or something at may mga nagbebenta, tapos sabi, oh, hindi, bibless pa namin yan, bibless namin. Oh, baka magulat po kayo, magulat sila pag tinanong nyo, ah, nagbebless kayo ah. Anong, ano nyo, anong divine energy nyo? Para to do blessing. Only divine people has the divine energy people ang pwede magawa ng blessing. Okay? Yeah, kasi from the word bless, di ba, kukuha siya ng energy from the divine power para to bless it. So, kung hindi po ako pare, no? No, hindi po ako Taoist priest. So, I'm just only energized and plants. Yun po. Kaya sa crystals, yun po yung ginagamit natin ng word. Okay? Coach, may kilala akong ganun. Yung laging galit. Nanonood din ako sa kanya eh. Noon. Okay? Hala, hindi ko kilala kung sino yan, Jeng, ha? Oo. Don't worry. No naming. Dito sa atin, sa page natin, puro positive lang. Coach, pwede ko ba i-gift ang bracelet ko sa kapatid? Yes. Sa mga gusto magregalo ng Lucky Charm, Power Bracelet, or mga piyaw, wala pong masama dyan. Or Jeng, swerte pa nga yun. Bakit? Swerte yan kasi pag nagbigay ka, yung taong binigyan mo, pag sinerte siya, babalik sa iyo yung energy. Kasi ikaw yung giver. Okay? Yan po yung kasabihan na maganda ang bigay. Kaso hindi po totoo yung maganda pagbigay. Okay? Hindi po totoo yun ha. Maganda ang bigay. That is from the book of karma. Okay? Translated. Maganda ang bigay. Because when you give something, you also receive the good energy. Yun po ang dahilan bakit pinapractice po ang pagtutulong sa mga foundation, sa charity. Kasi when you help, okay? When you share, okay? Then you also receive. Kaya nga sabi natin, sharing is receiving. Yan, motto namin yan sa aming GYF, GYF family. Okay? Yan siya. By sharing, you're also receiving. Ganun siya. Pero marami nagkakamali, ginagamit na word, maganda, pagbigay. Kaya nanghihingi sa iba. Hindi po, wala pong ekstrang swerte makukuha yung nabigyan. Same lang po yun. Okay? Halimbawa, yung Buddha, na yung piyaw na binili mo, tsaka yung piyaw na niregalo sa inyo, pareho lang po ng energy yon. Pero yung piyaw na binigay sa'yo at sinuerte ka, babalik yung ilang energy doon, papunta doon sa giver as a form of a thankful energy. Kaya yung giver na yun, magkakaroon siya ng extra energy pa kasi may natulungan siyang iba. Okay, siya po yung point? Yun po yung sabi ng maganda ang bigay. Okay? Okay lang po ba? Yes, yes. Okay. O yung mga iba pa, ulit na lang yung questions, ha? So, nasagot na po natin, ha? Yeah, questions that not related to PL, sorry, I will not answer na po. Kakapusin po tayo sa time. Clear as quartz. Yes, thank you, thank you. Coach, ang PL bracelet ko, isang bracelet lang, pero dalawa ang PL, magkaharap siya. Oh, yan, good question, no? If you have one PL like this, tapos may bunga nga siya nakaharap palabas, it's called money catcher. I know some of you is merong double PL na magkaharap. Pwede daw po ba yun? The answer is yes. Okay? Ito more of ginagamit to ng mga business people. Okay? Pag business people kasi, double PL tapos may bola sa gitna or prosperity ball sa gitna, that means kasi parang you are ano, monopolizing a certain market. Okay? Yeah, wala bang sama dun. Pwede po yun. Okay? Kasi parang yung dalawang PL mo naglalaro. Ganun siya. Although, malakas ba siya as money catcher? More of, mas malakas siya to expand the energy. Okay? Kaya for me, kung may negosyo ka na or may mga investments ka, you can do that. Pero kung naghahanap ka pala ng opportunity, mas more better you have one PO facing outside. Okay? Kaya kung sa inyo, mga gusto po, one PO facing outside, tapos yung isang PO naman na bracelet mo yung magkaharap, okay lang po. Meron kang attract opportunity, meron ka para for expansion and growth. Diba? O yun. Okay lang po yun. Magandang question. Thank you for that question. Nako, hindi ko po alam yung name nyo. Sorry. Utopia something ba? O, kasi yung lettering nyo. But, thank you for that question, okay? And thank you for the top fan badge. Coach, ask ko lang po, saan po ba ang tamang direction ng clock? Ah, okay. Not related to our questions, ha? Sorry po. Okay, we will talk about the PL only. Okay, paano po ba malalaman kung gumagana ang PL or hindi? Good question. But, normally, pag nagsuot po kayo ng PL, or any charms, within 3 months, kailangan po may makita kayo kahit papano mga konting differences. Okay? Example, mas magaan yung pasok ng pera or mas more naku-close yung mga deals or para mas more dumadating ng mga projects like that, then the PL is enhancing. Nakakatulong na siya, partly. Sa mga power bracelet naman, ang unang-una niya kukontrol niya agad yung emotions mo tsaka yung mga decision making mo. Kaya may iba pag suot nila ng power bracelet, parang may feeling agad sila na
iba yung energy nila, nagiging strong, tapos mas more nagiging decisive sila, hindi sila doubting energy, then ibig sabihin nag-work na yung charms nyo. Okay? Yeah, so tarnish na po ang piyo ko. So if you don't like it, change. Okay? If you don't like it, change. Basta tandaan nyo po sa mga inyong lucky charms, pagka hindi nyo na po siya feel, change nyo na po. Okay? Wala naman pong mawala. New investment lang naman po, di ba? Coach, paano po ba linisan ang mga charms? Okay, so most likely, pwede nyo pong gamitin like yung mga running water, or pwede yung cleansing bowl, or pwede rin po in terms of incense, pwede nyo pong gamitin doon. Paano po ba ang position? Ayan, nakwento na po natin, no? So, alright. Pa-shoutout naman po, Coach. Nakabili kami last week sa inyo. Power bracelet ni Janice. Ay, hello, Anton Recario. Hello po, shoutout kay Anton Recario and kay Janice. Thank you, and thank you rin ha sa pag-support niyo po sa akin yan. Pag may question kayo about sa Tagaytay Highland, yan. Sabi ganun eh, no? Biglang ginanon ka, Anton eh, no? No? Pero thank you, alam mo, napaka-thankful din ako sa kanila kasi they're also assisting or supporting, parang giving me guidance, okay, sa mga ganyan. Kaya sabi ko, alam mo, isa sa talaga natutuwa ako sa aking profession bilang isang life coach is like hindi lang po kayo yung natututo sa akin. Ako rin po marami akong natututunan sa inyo. Especially mga clients ko po na partly naging kaibigan ko na, okay, tapos nakakausap ko, nakakakwentuhan ko sa store or kahit dito sa messenger. Sobrang thankful po talaga ako kasi it's not kayo lang po yung natututo sa akin. Ako rin po marami akong natututunan sa inyo. Different profession, different strength, di ba? Yun po eh. Oo, kaya let's all sabay-sabay tayo matuto. Sabay-sabay natin makamit ang DHV all the way. Define all our higher value. Okay? Ayan. Oo. So, how much is the PIAW? The best is you need to maybe go to our shop kasi napakaraming klaseng PIAW. For 100 plus peso to like thousands, meron siya kasi different sizes. Sobrang daming sizes. Okay? The best, bigyan niyo po kami ng budget target and anong sizes. Then, pwede namin po pakita sa inyo if ever. Coach, okay lang po bang ilalagay ang PIAW sa itaas ng bed? Sa mismong bedroom? No, I don't advise, no? PIAW is dapat po either side table, okay lang. Huwag po mismo sa may ulunan. Okay? Side table or different side of the bed, no problem. Huwag lang sa pinakaulunan. Okay? Kapag natutulog ba, gamit pa rin. The best, Caro Janet, the best is tanggal yung PIAW pag natutulog kasi PIAW is a money catcher, so it helps your energy para to attract more PIAW, to attract more money. Ang problema, pag sleeping energy ka na, you are not attracting money. You need to attract sleeping energy. At pag may suit ka pa rin PIAW, baka hindi ka na makatulog sa kaisip ng pera. Okay? That's it, no? Yun po yung problem ng PIAW kasi papataesin nga niya yung gutom mo sa pera. Yung urge mo sa money. Okay? If I have an extra PIAW, can I give it to my friend or other family? Yes, yes, can do. Marizel Alva. Yes, pwede po yun. Pwede nyo po siyang pamigay, no? Para kung gusto nyo po isa lang, pwede na. Kasi yung isa iba, bigay nyo na lang po sa friend nyo, sa family nyo, para makatulong pa po kayo sa iba. Okay? Good evening. Okay lang po ba ang PIAW ilagay sa cash register? For me, pwede naman po, pero exposed PIAW is much more stronger than a hidden PIAW. Kasi ang PIAW nga, money catcher. Okay? Pag hidden, hindi niya makita saan siya magka-catch. Okay? Kaya for me, pinapalagay ko ang PIAW sa counter, hindi sa loob ng cashier. Okay? Pwede naman, wala namang masama. Pero yung nga lang, syempre, hindi niya na-attract na maayos. Test Manolos, Coach, okay po ba ang PIAW ay hindi pure gold? Yes! Any PIAW can do. Basta be sure na maganda yung PIAW ninyo. Walang sira, walang damage, hindi tabingi yung mata, hindi tabingi yung katawan, then okay lang po siya. Okay, paano coach, paano malalaman kung tama ang kasulatan? Naku, yun lang po, no? You need to double check, okay? Meron po kasi ang written. The best is kung mapupunta niyo po kami sa store at papakita po sa amin para ma-check po namin. Pwede naman po. Okay, pero yun lang po, no? Kasi, or tingnan niyo po yung syllables niya. Tapos makikita niyo naman po sa inyong, sa Google. Type niyo lang po, Om Mani Padme Hum. Then double check niyo kung tama ba yung mga bawat syllables niya. Okay? Yan. Alright, nako, medyo kapos na po tayo sa time ha. So maybe 10 more minutes, siguro 10 more minutes, yes, sige.
I will try to answer as much as possible pa. Coach, pwede pa po ba ako maglagay ng PO sa apartment ko pero hindi naman ako nandun nakatira? Magiging lucky charm ko pa rin po ba siya? Joy, Joy, Joy! Hello! Good evening! Ayan, the best pa rin po sana is mas malapit sa inyo yung PO, no? So, sa bahay nyo na lang. Kasi pag sa apartment nyo at wala pong gumagamit ng apartment nyo, yung PO mo dun, tulog lang din siya. Okay? Unless kung yung apartment mo na yun is para for rental, then baka makatulong yung PO mo para makahanap ng mga rentals, no? Para sa apartment. Pwede po yun. Okay? Pero kung gagamitin mo siya for money catching personal, mas better dapat malapit siya sa'yo. Okay? Coach, paano po ba ang cleansing ng PO? Yun, kwento na po natin kanina. Pwedeng incense, pwedeng sound cleansing like the singing bowl, pwede rin po yung running water. Okay? Yan. Aha. Ano po ba? Coach, lifetime bracelet, Reynald Maceda. Oh, Reynald Maceda. Yes, yes. About the personal strength. Yeah, so far yung sa lifetime bracelet, yung po, no, lahat po yan, lahat ng aspect in our life, kasama po dyan. Except love. Okay? Mercy for protection, money, health, success, and harmony. Except love lang. Okay? Shell L. Lwiller LM. Ha, ha, ha. I also follow several feng shui expert, master, diva, practitioners. But so far, it's only Coach Johnson makes a lot of sense. Thank you. Thank you. Kasi for me, I always believe like this, no? Ito, para for everyone, no? You don't need special power. You don't need psychic power to learn feng shui. Okay? If you want to learn feng shui, you only need two things. Number one, you need to have an open mind. Okay? Open in terms of learning things. Open in terms of knowing both the good and the bad. Hindi kasi pwede puro good lang na hindi mo alam yung bad. No? Number one, di mo nga alam kung good siya o bad pag hindi mo i-compare, di ba? Parang ganun siya. So, you need to open your mind sa lahat ng bagay. Okay? Yin na nga eh, kumbaga ba, sa first learning, no? And secondly, you need to accept. Okay? So, openness and acceptance. Kaya, lagi ko tinuturo is clarity, clarity, clarity. Okay? Bakit? Kasi yung clarity is about openness. Ganun siya. And then, acceptance. Yun yung DHV. Kasi pag kayo po yung nasa higher value, you only accept higher value energy. Okay? So now, you're learning from me in terms of mga basic, based on the positive principles of, about feng shui. Now, you are also learning a positive feng shui. Kasi alam mo po, merong, dati nung nag-aaral din ako ng feng shui, meron kami tinatawag na flying star chart. 81 combination. I think some of you who practice flying stars, medyo familiar. Meron kami tinatawag na 81 formation or 81 combination. Kasi 9 times 9 stars is 81. No? At magulat ka, sa out of 81 combination, siguro wala pang 20 o wala pang nga yatang 10 eh, yung mga good stars combination. The rest, karamihan, puro mayroong bad na note. So, kung ganun tayo masyado nakafocus sa mga bad, why we practice feng shui pa kung para tatakutin lang natin sarili natin? Okay? Kahit sabi mo, alam mo ng bad, para for prevention purpose, okay? But still, nandoon yung mindset mo ng bad eh. So, why not try to get the good side of it? Okay? Kaya nga, DHV yung tuturo namin. Kaya nga, sa GYF, originally, thank you pala sa lahat po ng mga nag-member ng GYF kasi you are talagang bound to become a feng shui practitioners. Okay? Kasi yun po yung training namin sa GYF is how to have the confidence in practicing feng shui in a different level. Okay? So, mas more nagkakaroon sila ng confidence para i-apply itong mga theory, i-apply yung mga principles about feng shui, then they become more confident sa mga ginagawa nila. So, that's one good thing of how GYF works. No? So, yun po, yun yung partly yung tinuturo natin hanggat maaari. Kasi at the end of the point, no one can own feng shui. That's why for me, I don't call myself as master or expert kasi expertise can do siguro because this is my expertise. Okay? Pero master, hindi ako yung master ng lahat kasi wala nga master dahil sobrang laki ng scope ng feng shui. Eh. Sobrang laki. No? Kaya hindi po kayo masasabing, kaya nga walang computer master. Diba? Pero may mga computer geek na sobrang galing sa computer. Pero still, they don't call themselves as master. Kasi sa sobrang daming field. Okay? Wala rin science master. Diba? Meron tayong inventors lang. Pero walang science master. Yun. So yun may lang example. Okay? Yan. But thank you. Thank you, Shell. Thank you for that nice word. Ha? Lea Bautista, what time po ang open ng store? Normally, every day, open po tayo ng 9 a.m. hanggang 6 p.m. Okay? Every day po yan. Up to Sunday.
Yan. Mary Winfrey, good evening, watching from Palawan. Thank you. Yeah, ano po ba yung ball sa mouth ng piyaw? Ah, Mike Mikael Ayansel. Ano po yung ball sa mouth ng piyaw? Okay, good question. Pero the problem is no answer. Why? There's no ball in the mouth of the piyaw. What you have seen is fudog. Si fudog po yung may bola sa bibig. Okay? Kung yung piyaw mo may bola sa bibig, then that's a wrong piyaw already. Hindi niya kaya mag-money catch. Kasi ang trabaho ng ball na yun para hindi siya mangagat. Okay? Yun po yung dahilan ba't yung mga fudog sa mga temple, merong bola sa loob ng bibig nila para hindi sila nangangagat. Okay? Yeah, ask them po, coach, how's the money for what kind of luck? Sorry, magulo po yung question. Coach, kailan po ba ang piyaw i-energize muna para effective? Yes, ang highly advised is not only piyaw, all lucky charms should be energized para they become more effective. Kasi tulog yung energy nila. Okay? Veronica, that's too much of piyaw. Make it one or two. Don't too much. Too much of piyaw is hindi siya ganun ka... Yes, strong, but not effective. Okay? Kasi sobrang lakas eh. Oo, sobrang lakas eh. Parang mo sinabi ganito yan. Okay, pag meron ka isang baterya para sa kotse mo, good, tama, lalakas yung kotse mo eh. Pero imagine mo, saksakan mo na 10 baterya yung kotse mo, hindi pa sasabog yung kotse. Kasi nag-overvoltage na tayo. Yun siya, di ba? So in short, magiging sobrang active, sobrang lakas siya, but it can also self-detonate. Parang ganun siya. Eh baka ikaw yun, dahil sobrang lakas niya, kaya laging kang pagod, laging kang stress, yun, kasi sa kakaisip ng puro pera, 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 pera. Okay, tandaan niyo po, ang balance ng buhay, hindi po lahat sa pera. Okay? Yan. Okay, sorry ha, medyo tatalo na po tayo. I need to answer some of the questions. Medyo lumalampas na po tayo sa ating 10 minutes. Okay, thank you coach, nakapunta na po ko sa store. Okay, next time po, bili po tayo ng PL next. Sure, thank you po, thank you. Coach, ang dami kasi binibentang online na piyaw. Okay lang po ba yung need po ba yung i-cleanse? Ay, dapat po is ine-energize or kine-cleanse nila. Pero pag hindi po, kayo na po mag-energize. Okay? Yes, ang dami po talaga online. Sobrang dami. Oo. Pero yung nga lang po, for me, medyo mag-ingat lang po tayo sa pagpili lang ng piyaw. Sana is better piyaw po yung makuha natin. Usually po, nakikita ko po sa piyaw with black obsidian. Yes, kasi siya po yung medyo kilala sa market. Maraming ganun. Oy, ano, Kuya Ricon. Yes, pero for me, mas more kinoconnect ko siya sa mga gold-rutilated quartz or citrine. Tama yan. Okay? Yan. Isa Velasco, thanks for the sharing of knowledge. Thank you also sa pagpakikinig, no? Pagmalit po ba ang piyaw, maliit? Uy, magandang question to. Marizal Alva, ito magandang question, no? Pag maliit ba ang piyaw, maliit din ba ang pag-catch ng pera? Mas maganda ba pag malaki? The answer is, walang problema. Small, big, depends on the aesthetic that you want. Okay? Aanhin mo ang malaki kung lagi ka naman naiirita. Okay? Tanda mo ha, pag naiirita ka, sabi ko kanina, the energy depends. Malaki siya, pero naiirritate ka. Pag naiirritate ka, hindi siya makapagtrabaho na maayos. Diba? Yun. Kaya walang problem yun. Malaki man yung piyaw mo, maliit yung piyaw mo, isa pa rin ang trabaho niya. Money catcher pa rin siya. That doesn't mean na malaki yung maliit din yung makakatch niya. Imagine niyo po kung medyo maliit lang po yung wrist ninyo. Kasi sinusuot niyo po yung over-exage na nakikita niyo po sa mga iba na malalaking piyaw. Yung iba kasi ganyan nila kinikwento. Bakit? Kasi syempre mas lalo pag binibili niyo gold. Diba? Pag malaki yung piyaw, mas malaking kikitain mo, mas malaking pera. Okay, may point nga naman, bakit mas malaking gramo eh. Okay, for me, it always depends how do you feel. If you have that kind of feeling, at medyo masaya ka sa ganung feeling, no bad, suti mo yung malaki. Okay, pero kapag ka napansin mo na parang OA siya, huwag mong pilitin yung sarili mo. Okay, at the end of the point, the most important is partly happy ka pag suot mo siya. Okay, happy ka. Yun, eh may iba, sabi natin ako, budget ko maliit lang. Kaya yung ginamit ko maliit lang. Pero nakikita mo na may maliit, parang nalilitan ka masyado sa kanya, that's also the same. Walang problema doon sa money catcher ng piyaw. Ang naging problema, yung ikaw, ang nagkakaroon ng problema sa kanya. Kasi yung feeling mo, ang liit-liit niya. Okay? So parang ganun lang po, no? It's a matter of yung connection ninyong dalawa. Hindi kayo magkakonect kasi ikaw mismo, nagda-doubt ka sa size niya. Okay?
Grabe, coach, super positive ang lahat na natutunan namin ngayon sa'yo. Thank you, Taras Margie. Thank you, thank you. Alright, how much po ba magpa-member sa GYF? Please message us, okay? Message po kayo sa amin sa GYF, then, ay sa Messenger para we can guide you po, no? Pwede po ba din sabihin or i-chant sa power bracelet ang Orma ni Padme Hum? Yes, Samantha Ignacio, pwede po. Orma ni Padme Hum, you can chant it to anywhere. Alam niyo po, pag nag-energize ako ng cleansing ball, yun po yung tinuturo ko, Orma ni Padme Hum, compassion mantra. Yes, compassion mantra is the best kasi wishful feeling yan eh. Yan, okay? Yung suot ko po na power bracelet, nasa 6-8 po. Yung ganun po siya. Kasi customized po yun gamit ko, no? Coach, kapag nasira po ba ang piyaw bracelet, ibig sabihin po, wala na yung visa niya. No, 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 no. Okay, naputol siya because may sinalo siyang bad energy. But that doesn't mean na wala na po yung energy niya. Hindi po nawawala ang energy. Okay, may sinalo lang po siya, naputol yung garter. Palitan niyo lang yung garter, balik na, tapos energize siya lang, then balik na ulit yun. Pwede na ulit gamitin. Okay? It's so easy to sell a product but very rare to find a genuine coach. Uy, thank you. thank you, Shell. Yan, oo. Yun po yung talagang gusto ko lang po mangyari kasi para for clarity for everyone. No, kasi I think marami na po talaga naguguluhan about the use of piyaw tsaka masyado na po siyang inexage. Sa akin kasi yun po yung nagiging, napapansin ko nagiging problem ngayon sa mga social media and yung advertising. So, sobrang inexage nila. Meron pa nga ako napanood isa sa YouTube ba yun? Yung Amerikano yata yun eh. Oo, na parang mag-suit niya ng piyaw, nagkaroon siya ng isang parang car deal something, dealing, car dealer siya, parang ganon. Nung nawala yung piyaw niya, bumagsak yung buong negosyo niya. Para sa akin, nung nagkaroon siya ng negosyo because of the piyaw, malamang it helps, yes. Pero nung time na nawala yung piyaw niya, tapos biglang bumagsak yung business niya, for me, hindi dapat sinisisi sa piyaw yun. Malamang mismanagement yun. Diba? Kasi for you to become a car dealer, diba? Anong klaseng experience, mindset, okay, business mindset meron ka para maging isang car dealer ka? Hindi buy and sell, ha? Dealer, sinabi niya eh. Diba? Parang ganun siya. And also, syempre, kung talagang totoong car dealer siya, dapat ilagay niya kung ano yung pangalan ng car dealing niya. Parang ganun. So, yun ang problema. Masyadong maraming over exage yung kanilang mga overpromising masyado yung the way na paano nila may na-market yung kanilang mga lucky charms. And for me, medyo against lang ako sa ganun kasi doon nasisira yung pangalan ng feng shui eh. Kasi feng shui is about science but they try to make it more magical lang dating. And that's not true. There's no magic on it. Okay? Everything has an energy to explain. Everything has an energy to feel. Okay? So in short, feng shui can be real if we talk about science. Okay? Yun lang po siya. So, it's not totally a magical effect. Everything is about cause and effect. Okay? Alright. Nako, so, thank you guys. Nako, sorry. Kapos na po tayo sa time. Yeah, pero thank you guys. Thank you po sa lahat ng mga nag-question. Okay? Yes, pwede po yun, no? Power bracelet and the piyaw magkasama sa isang kamay. Wala pong problem yun, no? Pwede po sila magkasama. Alright? Okay, so, thank you guys. Okay, so I hope for this night, marami po kayo mga natutunan about how piyaw works, what is piyaw, okay, ano ba mga different kinds of piyaw, okay, I hope na tonight, medyo mas more nagkaroon din po kayo ng clarity on what is the purpose of piyaw at ano yung limitation niya, okay, sino mga dapat magsusuot, sino daw ba yung mga bawal, so sinabi natin, there's no bawal, lahat po pwede magsuot, basta kailangan ang profession nyo related to business, related to sales or marketing, related to mga success achievements like that, no? Pero dapat more on meron kayong target goal. Kung wala kayong target goal, the piyaw can be a little hard to be worked with. Okay, so in short, hindi siya masyado makatulong sa atin, okay? So, yun po yung importante. Piyaw is a money catcher, but it will be more effective if you have a target goal. And how to have a target goal, kailangan po to practice DHV all the way. Okay, ano yung ibig sabihin ng DHV? Define your higher value. Kailangan lagi ka think positive, feel positive, and act positive para for your PL to work with you. Okay? So, yun po yung importanteng lesson natin para sa paggamit ng PL for this tonight. Okay, so I hope marami kayo natutunan. Sa mga hindi pa po nakanood, totally na-explain po natin lahat, pero sa mga hindi po nakanood ng mga bandang una, okay, try to watch this again. Okay, dito lang po naman sa Facebook page natin or abangan nyo lang po, ipopost din po natin siya sa ating YouTube channel. Okay? Yun. So,
Thank you guys. Thank you sa pagsasama po ulit sa akin with your coach Johnson Chua. Ito sa ating FB Live every Friday night. Okay, tonight chikahan. Okay, yun. So, thank you. At don't forget to like and follow our page, Feng Shui page, Facebook page, and tsaka Instagram, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. And also follow me in my YouTube channel, Coach Johnson Chua also. Okay? So thank you, and see you around. Okay? So I hope magkita-kita po tayo. At this ngayon, medyo baba na po ang alert level. Alright, no? So kapag may mga plano po kayo pumunta sa store, just go to our page. Makikita nyo po yung address namin doon, tsaka our landline. Okay? So thank you, and see you again in our next FB Live session. Okay? This is your coach, Johnson Shua, saying goodbye. God bless. Stay safe, everyone. Okay? Bye-bye!